Alam mo, matutuwa talaga ako kung isa sa inyo ng kuya mo mapapangasawa si Jill. Aba, ang bait na bata. Masipag, magalang, magandang moralidad. Alam mo, Steph, maganda naman yun si Jill. Kaya lang hindi talaga marunong mag-ayos. Kasi naman yung batang yun, panay tangge kahit mag-offer ako na bilhan ko siya ng damit na magaganda noon. Ma'am, matanda ka na nga talaga. Kasi yung mukha ni Jill nagagandahan ka nun? Eh, ang weird nun eh. Lagong madumi ang kuko. Anak, Stephen, paano hindi dudumi ang kuko nun? Eh, panay ang painting nun. Sa dami naman kasi ng racket nun sa buhay, hindi niya na naaasikaso ang sarili. Alam mo, bagay kayo nun, anak. Nako, si mami talaga. Eh, kay kuya na yun si Jill eh. Ang tanda na nun. Asus, kung makatanda ka naman, 2 taon lang naman ang tanda nun sa'yo. Makapagsalita naman to, parang kami lang ng dad mo yung agwat eh. Mom, alam mo, kung si Manang Jill lang rin naman, over my dead body na lang. Stephen, careful ka sa mga salita mo, ha? Baka kainin mo yan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! The winner for the 26th year Sining ng Eskultura Award goes to Jillian Marie Jean Novena. Her art sculpture, Talahiban, which is made of wood, acrylic, and wires. The artwork garnered 98.26 points, making the art piece the champion for this year's event. May I request Miss Jill to come up on our stage for her acceptance speech. Good day, everyone. I would like to thank you all for this opportunity to showcase my talent in sculpting. I thank God for the eyes that He has given to all of you who appreciated my work. Mahirap intindihin ang art, but every time I see people who feel different emotions looking into my art pieces, gives me a boost to do more. This award that I got today is a form of encouragement to me to value my craft all the more and explore countless of opportunities to widen the scope of my artistry. Thank you, everyone. Wow, just wow, Miss Jill. Your sculpture deserves the spot that you got. You are very humble, passionate, and very dedicated in the works of your hands. Audience, this work of art will be auctioned in a few moments. The art conference continued, and the organizer of which has given their speech and encouragement to everyone who attended. The conference is an annual event hosted by prestigious banking institutions to cater and preserve the art and culture of the Philippines. It was also organized to showcase the talent of new artists in every art field. Jillian Marie is one of the new artists in her era. Jillian doesn't only have eyes for painting, but also for sculpting and mixed media. Jillian used to join art competitions and have been constantly winning all throughout. Magaling na artist si Jill, kung tawagin pa ng kanyang pamilya. She has a unique and out-of-this-world imagination, causing her artworks to be one of a kind. Si Jill ay anak ng isang jeepney driver na si Mang Rolly Rosalita. Isang masipag na ama na hindi kailanman nagkulang sa pag-provide sa lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang ina naman ni Jill ay si Susan. Isang supportive na nanay, kaya naabot ni Jill ang mga tinatamasa niyang success sa kanyang craft. Magaling ring magbenta si Aling Susan. Maliban sa pagtitinda ng kung anong pwede niyang itinda, ay sumasideline din ito bilang labandera sa isang mayamang pamilya sa kanilang barangay. Dahil sa dedikasyon ng kanyang ina sa kanyang trabaho, ay naging katiwala ito ng isang pamilyang Rosalita. Si Jill ay nagtapos ng Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas noong 2013.
Dahil sa suporta ng kanyang ama at ina, ay naging magaling si Jill sa kanyang mga artworks. Dinidiscourage nga siya ng iba dahil anila ay kurso lamang iyan ng mga mayayaman, ang pagpa-fine arts. Hindi ka magsusurvive dyan dahil sa mahal ng mga ginagamit. To the rescue naman lagi ang kanyang ina na nagsasabing, ang mundo ay hindi naman puro pera lang. May mas mabibigat na bagay kaysa sa pera. Iyon ang pagsuporta natin sa mga anak natin para maabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. At magampanan natin ang role natin bilang magulang sa kanilang buhay. Si Jill ay walang asawang sumali sa mga mararangyang art competitions at nagkaroon na rin ng ilang collab exhibit sa iba't ibang artist sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Si Jill ay magandang babae na weirdo sa paningin ng ibang tao. Paano ba naman kasi mahilig ito sa all clothes wears like mahabang palda at paparesa nito ng long sleeves. Lagi pang dark colors. May mataas na grado ang mga mata at naturally wavy ang buhok na madalas nakikita ang nakalugay lamang ito. Lumampas na nga ang edad ni Jill sa kalendaryo pero ito ay hindi pa kahit kailan nakapag-try magkaroon ng boyfriend or maniligaw man lamang. Manang na manang ang dating nito pag nakalabas ng bahay. Hindi nga rin naman ito mahilig gumimik o maglibang dahil nauubos lamang ang oras nito sa bakanteng kwarto nila sa kanilang bahay, kaka-paint at mag-assemble ng kung ano-ano. Yung kwartong iyon ay nagsilbing studio at tambakan ng mga obra ni Jill. Lumalabas lamang ito ng bahay pagbibili ng gamit, pangpinta, or pampagawa ng mga sculptures. Wala namang pakialam sa itsura. Madalas na nakikitang madumi ang mga kamay nito dahil sa spill ng pinta sa kanyang mga damit, pati na rin sa kanyang mga paa. Kahit matangkad at makinis ito, mas nangiibabaw pa rin ang pagka-weirdo nito. Siguro nga'y ganun talaga. Kapag artist, may mga personalidad silang hindi masyadong naiintindihan ng mga katulad nating walang gaanong alam sa mundo ng arts. Hindi naman masisisi ni Jill kung bakit manang na manang dating nito dahil all throughout her teenage and college years, she was so hardworking at naging sobrang concerned ito sa estado ng kanilang pamumuhay. Hindi sila mayaman at maraming beses ding naghirap sila dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay nila ng kanilang pamilya. Panganay din si Jill kaya tila ba pasan-pasan niya rin ang problema ng kanyang mga magulang. Naging katuwang ni Aling Susan at Mang Rolly si Jill sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Ganun pa man, her parents managed to send them all to school and dalawa silang nakapagtapos na rin ng pag-aaral. Tulad ng kanyang ina, naging madiskarte si Jill para makatulong sa mga gastusin sa kanilang bahay. Kahit papaano ay nakakaambag na ito simula pa noong high school siya dahil madalas itong nananalo sa mga art competitions at nabibenta niya na rin ang kanyang mga commissioned artworks. Hindi na rin pinoproblema ng kanyang ina ang baon nilang tatlong magkakapatid. High school pa lang ay nagbebenta na ng painting si Jill. At noong nakapasok nga ito sa Universidad ng Pilipinas bilang isang fine arts scholar, ay mas nahubog pa nito ang kanyang craftsmanship. Nagduto siya ng sculpting at multimedia arts. Her dedication and diligence made her a graduate in her expertise as magna cum laude. Maliban sa pagiging madiskarte, ay matulungin din itong si Jill. Dahil minsan rin itong sumasama sa kanyang mama sa trabaho niya bilang isang katiwala at tagapaglinis sa mansyon ng kanyang amo. Tumutulong din ito sa mga gawain ng kanyang nanay roon. Kilala na nga rin si Jill ng may-ari ng mansyon na sina Madam Eden at Rufy Tolentino. In fact, ginawa nilang scholar si Jill dahil na rin sa natuwang mga ito sa kanyang karakter. Magiliw na bata, kahit patahimik ito at mukhang weirdo. Minsan binibigyan din siya ng damit at kung ano-ano pa ni Madam Eden. Pero through the years, she has been so shy and never niyang binago ang kanyang looks. She was offered many times na ipag-shopping ni Madam Eden, but she opted to give the privilege sa kanyang mga kapatid. Mr. and Mrs. Tolentino has two sons, si Steve John Tolentino and si Stephen Jade Tolentino. Stephen is the eldest while Stephen is the youngest. Kaedad ni Jill ang panganay na anak ng mag-asawang Tolentino. Naging magkalaro nga mga ito since then. Jill and Stephen became really good friends. Stephen became so comfortable being with Jill.
Jill has been her confidant. Liit sa kaalaman ng kanilang mga magulang ay matagal nang kinukubli ni Steven ang kanyang tunay na identity. Jill noticed that her kababata Steven is a little feminish. Malambot na ito kung gumalaw ng mga bata pa sila, kaya si Jill ay naging komportable kay Steven. Minsan silang naglaro ng bahay-bahayan at ginagamit ni Steven ang mga gamit ni Jill tulad ng makeup at mga duster. Tuwing sumisilip ang kanyang mama na si Madam Eden, ay mabilis itong tinatanggal ang koloreta sa kanyang mukha at hinuhubad ang duster na suot-suot nito. Their friendship has thrived through seasons, up until today. Steve and Jill are good friends. In fact, best friends. Steve embraced his identity bilang isang masculine guy. He looks like a really handsome man with a real good build. Yung tipong pag nakikita siya ng mga girls ay nagsisipagtanggalan na lang ng kusa ang kanilang mga bra. You wouldn't know he's a gay, not when you get to know him better. Hanggang ngayon, kahit openly accepted ng mga tulad niya sa ating komunidad, ay mas pinipili pa rin ni Steve na itago ang kanyang totoong identity. Nagbeso-beso nang nagkita sa isang coffee shop sina Steve at Jill. Hey girl, it's good to see you again. After 46 years? Natatawang bungad ni Steve sa best friend na kasama lamang niya nung makalawa sa isang birthday party. Aba, kung makapagsalita to, parang hindi tayo nagkita nung nakaraang araw. Ikaw talaga, tara na, order na tayo. Kanina pa ako naghahantay sa'yo. Ay, ang tagal mo talaga. Kahit kailan ka talaga, sobrang kupad mo pa rin gumalaw. Kaya ka laging late eh. Buti na nga lang at mayaman kayo, kaya ikaw ang iniintay ng mga kamiting mo. Ay, pero sa akin, papagalitan pa rin kita. Kasi sinayang mo oras ko, bakla ka. Saad ba ni Jill? Hoy, yung bunganga mong may bangs naman ang ka ha? Pilit na pinapatahimik ni Steve ang dalaga dahil baka may makarinig na nakakakilala sa kanya. Order nga po ng caramel macchiato and aglio olio with lots of chili powder or flakes. Thank you. Pag-order pa ni Jill. Miss, ako, americano tapos isang slice ng pavlova. Order naman ni Steve. Matapos nag-order ay umakyat ng dalawa sa second floor ng coffee shop para makahanap ng table for both of them. Girl, ibang klase ka na ha? Umaaura ka na sa mga awards-awards, ha? Pero girl, ang pangit mo pa rin. You're the same old maid friend na hindi pa rin talaga marunong mag-ayos ng sarili para magmukhang tao. My gosh, yung hair mo lang ata ang natitirang hair sa mundo na hindi ever nakatikim ng parlor. My gosh, girl, ayusin mo nga yung sarili mo. Kaya ka hindi nagkaka-boyfriend yan eh. Sabi ni Steve sa dalaga. Masama naman ang titig ni Jill sa best friend niya ngayon, si Steve. Hoy, Steven! Mabubuhay ako na matiwasay na walang boyfriend, okay? At saka, kung may magkakagusto, magkakagusto. Sira ka talaga? Tugon pa ni Jill. Tingnan mo nga yung eyeglass mo, girl. Pwede ka naman mag-contact lens, ha? Eh bakit kailangan talaga na eyeglasses sa napagkalaki-laki ng frame tapos ay nako, yung color, pang old maid talaga, ano ka ba? Sagot naman ni Steve. Nako, kumain na nga lang tayo. Tama-tama, andyan ang orders natin. Sinubuan nito ang kaibigan ng isang slice ang kanyang order na pavlova. Dami mong napupuna sa akin eh, ikaw nga rin dyan, hindi makalabas sa lungga. Besh, hindi pa ba talaga alam ni na madam? Tanong naman ni Jill. Hay nako, besh. Feeling ko naman alam ni mommy yung totoo kaso nga lang, hindi niya ako kinoconfront. Pagsagot naman ni Steve. Eh bakit mo ba kasi tinatago, besh? The world is wide open for people like you. Why do you still choose to hide? At saka feeling ko naman, may intindihan ka ni na madam. At saka besh, feeling ko talaga matutuwa si madam. Akala ko kasi nung mga bata pa tayo, madalas niya akong sinasabihan na aamponin niya daw ako dahil wala siyang anak na babae. So, you confronting madam about your true identity?
I really can feel that she will love you for who you are and accept you no matter what. Tugon naman ni Jill. Ay nako, tumahimik ka na nga dyan. Huwag na nga natin galawin ang love life ko. Pero alam mo sis, hindi na talaga tayo bumabata, ano? Ay, 5 araw na lang, birthday mo na. Sis, 33 na tayo. My God, ang bilis talaga ng panahon, ano? Sad naman ni Steve. Oo nga, eh, ang tanda ko na, no? Tugon naman ni Jill. Sinabi mo pa. Ay, nako. Buntong hininga pa ni Steve. Steve's phone rang and it was his brother Stephen. Hinahanap na siya sa office dahil maraming ipoproduce na stocks. His signature is needed. Instead of rushing back to the office, ay mas pinili niyang makipagchismisan muna kay Jill bago pa ito nag-rush pabalik sa office. Uy, need ka na ba talaga sa office? Pagtatanong pa ni Jill. Si Steph yun. Bahala nga muna siya doon. Minsan na nga lang ako nakakalabas tapos puputulin pa nila. Iyaan mo na muna yun sa labesh. Kaya na ni Steph yun doon. At saka alam mo naman yung kapatid ko, diba? Hay, gumigimig yan araw-araw eh. Samantalang ako, sub-sub sa opisina. I deserve a little soul pampering, no? Pagtanong naman ni Steve. Alam mo, yung kapatid mo is really irritating, ano? Feelingero pa rin ba? Tanong naman ni Jill kay Steve. Hay, sinabi mo pa. Hindi ata titigil yung kapatid kong yun kung hindi niya magiging girlfriend or mafifling yung mga babaeng nakikilala niya or yung mga kasama namin sa opisina. Sabi ni Steve. My God, yan talagang kapatid mo, ang kate. He irritates me just like before. Wala nang ginawa yun kundi laitin ang looks ko at ang personality ko. Nangigigil namang sagot ni Jill. Ay sis, this time, kakampi ako sa brother ko. Kasi naman, sis, yung porma mo, worth naming laitin yan. Sis, mag-shopping ka kaya? Mag-shopping tayo. Sama mo ako sakaling magsa-shopping ka, ha? Para makapili tayo ng magandang damit for you. Yung kahit papaano yung mamumukha ka ng tao, diba? Hindi yung parang kulang na lang sa'yo ay puting damit at tumayo ka sa kalye. Eh, lahat na makakakita sa'yo, talagang matatakot, sis. Yung aurahan mong yan? Nako, pang white lady yan eh. Natatawang sabi pa ni Steve. Wow ha? Blood is thicker than water talaga? Nangigigil naman na tugon ni Jill. Sige na kasi, tara mag-shopping na kasi tayo. Bili tayo ng mga pang-party mong damit. Sige na sis. At least once in your life, make some change naman. Nangmamakaawang tanong naman ni Steve. Besh, yung ipang-change ko sa sarili ko, ibibili ko na lang ng gamot ni tatay. Alam mo naman si tatay, di ba? Kailangan niya ng gamot ngayon. Especially that he has prostate problem. Magiging malaking gamutan to, besh. I don't think I can still spend for myself. Sabi naman ni Jill. Hay, eto naman. Sige na. Ako nang sasagot ng damit para sa birthday mo. Pag-offer naman ni Steve. Alam mo, besh, I'm good na kahit walang handa, no? And since okay naman ako na walang handa, okay na rin sa akin na walang damit, okay? Dagdag gastos lang yan, besh. Promise, I'll be fine. Sagot naman ni Jill. Hi! Sige, corona na lang. Corona ng isang ulirang anak. Ganern? Alam mo, Sisi, I never saw you na nag-enjoy sa buhay. Since maliliit pa tayo, puro na lang nanay, tatay, kapatid ang bukang bibig mo. At dyan na rin halos lahat na pupunta ang mga pinaghihirapan mo. Do you even have a life, Sisi? Nagtatakang tanong naman ni Steve. Besh, they are my life. And wala akong pinagsisisihan sa lahat ng mga ginawa ko at gagawin ko para sa kanila. They are my joy, besh. I can't be where I am today without them. Madamdamin namang tugon ni Jill. Ayan na, senti na tayo.
Change topic na nga. Natatawang sagot naman ni Steve. Ikaw kasi dyan eh, ewan ko sa'yo. Sabi pa ni Jill. Bilisan mo na nga dyan, sige na. Ibibili kita ng damit. Gift ko na sa'yo para sa birthday mo. At huwag ka nang umangal, sis. Kakalbuhin kita kung aangal ka pa rin. Sige na nga, ikaw naman ang gagastos eh. Sagot naman ni Jill. Pumunta na nga ang dalawang magkaibigan sa shop na pinagbibilhan nila ng dress ng dalaga. Sa mall din yun ay napadaan ang bunsong kapatid ni Steven na si Stephen. Nagkasalubong pang tatlo sa labas ng isang sikat na restaurant. As usual, may kasama na namang babae si Stephen. Halos iba-ibang babae ang nakikita ni Steven at Jill na kasama ni Stephen. Kaya hindi na sila nagtataka pa kung makita man nila ito kahit saan na may kasamang iba na namang babae. Kuya! Magiliw na pagbati ni Stephen sa kanyang kuya. Hoy! Anong ginagawa mo rito? May trabaho ka pa, diba? Sagot naman ni Steve. Ikaw nga wala ka dun sa office eh. Siyempre ako din, gagala din ako. Tugon naman ni Stephen. Hoy, huwag kang ganyan, Steph. Bumalik ka na sa office. Sagot naman ni Steve. Si kuya naman, hindi na mabiro. Kakain lang naman kami ni... Sandali, ano nga ang name mo? Referring to the lady na kasama niya. Jaja, diba? Sagot naman ang babae. Oh, sorry, yeah. Jaja pala. Sabi naman ni Stephen. Hay nako, ewan ko sa'yo Stephen. Bumalik ka na sa office, ha? Makakatikim ka talaga sa'kin. Sabi pa ni Steve. Kuya naman, kasama mo pala si Manang Jill? Nag-offer ng hand para mangumusta kay Jill. Hi, Manang Jill! Sabi naman ni Stephen. Hindi na tinanggap ni Jill ang pakikipagkamay ni Stephen, bagos ito'y pinagtirikan niya ng kanyang mga mata bilang sign that she hated what Stephen has been doing all their lives. Yung bunganga mo, Steph, ha? Sorry na, kuya. Sorry, Miss Jill. Sige ho, alis na ho kami. Umalis na nga ang binata kasama ang kadate niyang babae na si Jaja at umasok na nga ang dalawa sa isang sikat na dress shop sa mall. Besh, wala pa rin modo yung kapatid mo, no? Tanong ni Jill. Eh kasi nga, tignan mo nga kasi ang sarili mo. Manang na manang kasi, alam mo yon? Hindi na kasi up to date yung get up mo, oh my God! Sabi pa ni Steve. Bahala nga kayo. Eh, kung dito ako komportable sa ganitong pananamit, bahala kayo. Wala akong pakialam kung lalaitin niyo man ako. Sagot pa ni Jill. Talaga lang ha? Wala kang pakialam? Hindi ka na hurt talaga? Oo! Pinaikutan niyo pa ng mata si Steven. Ay nako, pumasok na nga lang tayo. Sambit pa ni Jill. Pumasok na nga ang dalaga at namili na si Jill. Pero wala itong magustuhan dahil medyo revealing ang mga damit na nandoon sa shop. Pinilit niya si Steven na lumabas at pumunta na lamang sa department store ng mall para doon na lang pumili ng mga damit. Isang palda na mahaba or dress na mahaba na dark colors lang naman ang kailangan niya. Pero hindi siya pinayagan ni Steven dahil minsan nga lang itong magkaroon ng brand yung damit. E yun pang hindi kaaya-aya sa mata ng marami ang kanyang napili. Steven insisted to try the dresses he found that would certainly fit Jill and her figure. Tinry nga ni Jill ang apat na dress na napili ni Steven. Naglabas-masok ito sa dressing room ng dress shop na kanilang pinasukan at hinayaan na lamang niyang mag-decide si Steven kung anong damit ang pipiliin dahil hindi nga naman iyon marunong pumili ng maayos na damit for herself. Sa panghuling labas niya ay isang fuchsia pink dress na medyo revealing ang kanyang cleavage ang pinili ni Stephen. Iyon ay above the knee na dress na talagang nagpakita ng hubog ng kanyang katawan at nag-emphasize ng kanyang mahahabang bias. Habang nasa labas si Jill ng dressing room, e pasikreto pala siyang pinagmamasdan ni Stephen sa labas ng shop. Hindi na siya napansin ni Jill dahil merong artificial plant sa labas ng shop. First time na nakita ni Stephen si Jill sa ganoong suot at talagang namangha ito sa simpleng kagandahan ng dalaga. Hindi niya ni minsan nakita ang nakaporma si Jill kaya talagang nadikit ang mga tingin nito sa nakakamanghang angking ganda ni Jill. Sa isip ni Stephen,
Ang swerte naman ng kuya sa kanya. Kaya pala matagal na sila ni kuya dahil may tinatago din palang ganda tong si Manang na ito. Sabi ng isipan ni Stephen. Girlfriend ba yun ang kuya mo? Tanong naman ni Jaja, ang babaeng kasama ni Stephen. Hindi ko sure eh, pero mukha. Kasi matagal na yan silang magkasama. Baka tinatago lang ni kuya or ni Jill. Kasi masyadong conservative yung si Jill. Baka nga. So, where to na tayo? Pagtanong pa ni Jaja. Anong where to ka dyan? I need to go back sa office. Kailangan ako doon. Wala si kuya. Sagot naman ni Stephen. I miss to be with you, Steph. Sabi pa ni Jaja. Hoy, miss ka dyan. Hindi mo naman ako boyfriend. Bakit mo ako mamimiss? What? Matapos ang lahat ng nangyari sa atin, wala lang yun lahat sa'yo? Bakit ba? Ano ba dapat? Wala din naman akong panahon para sa mga ganyan, Jaja. Kaya huwag ka nang umasa sa akin, okay? If you wanna spend the night with me, call me. If you don't, then don't. Ganun lang naman ang setup natin. Ganun lang yun kasimple. Huwag na nating i-complicate pa yan, Jaja, by putting a label. Nothing more, nothing less, okay? Bahala ka nga dyan, Stephen. Wala kang kwentang lalaki. Inis pang tugon ni Jaja. Sanay na si Stephen sa galit at mga masasamang sinasabi ng mga babaeng habol ng habol sa kanya. He's the typical boy next door na gwapo, mayaman at pilyo. He has never had a serious relationship since time immemorial. He has been in and out of relationship simula nang natuto itong makipagrelasyon. Stephen is way too different sa kanyang kuya. Being the bunso, he is always on the go. And because of the privilege he has in life, he can travel wherever he wants to and buy whatever he wants to buy. Despite the fact Stephen naman is hardworking, he outgrew the businesses na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. He was able to double and even triple the profit ng kanilang company. Stephen often have heated arguments with his mom because of his attitude towards women. Wala siyang pagpapahalaga sa mga nakakasama niyang babae. And his mom hates that the most about him. He would always hear his mom nagging about it. Stephen! Knocking on the door. Stephen, buksan mo nga tong pinto. I need to talk to you. Maagang dumating si Mommy Eden sa condo unit ni Stephen. This was her usual routine. She checks on her kids once in a while kasi pareho silang independently living away from them. She usually brings cooked food for both of them. Mommy, ang aga mo naman! Pasigaw pa na sagot ng binata. Sandali lang, Mom! Nagmamadali itong makabango na tinago ang kasama niyang babae na nakilala na naman niya sa bar na pinuntahan niya. Binuksan na nga ni Stephen ang pinto at dali-daling pumasok si Madam Eden sa kanyang unit para mailapag ang daladala nitong mga pagkain. Nang makapasok ito ay umiikot ang mga mata nito sa buong unit ng binata. Animo ay nakakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang bahay kaya nang walang pag-aalinlangan ay napatayo ito at pakunwaring magsi-CR lang. Pagbukas niya sa CR sa tabi ng kwarto ng binata ay bumungad sa kanya ang isang babaeng nagsasarado pa lamang ng kanyang pantalon. Hindi na nakapagsalita pa si Mommy Eden. Tumabi na lamang ito sa pintuan para maayos na makalabas ang babae. Mabilis namang umalis ang dalaga dahil sa hiya sa mama ni Stephen. Hindi na nga halos nito tinapos ang pagsuot ng kanyang sapatos. Ay nako, iha, don't rush. Sanay na ako sa mga katulad mo. Sarcastic na pahayag ni Madam Eden. Mom, can you stop humiliating my friend? Talaga? Friends lang yon lahat? Tago naman ang babae. I don't even know your name. Sige na, umalis ka na. Go home. Sinarado na lang ni Stephen ang pinto ng kanyang condo unit at dahil hindi na ito sinara pa ng babaeng pumasok sa kanyang unit, nakatitig naman ang kanyang mommy sa kanya. Napakamot na lamang ito ng ulo at napasabing, Mom, pwede ba? Kahit tumahimik ka, alam kong tumatalak yung utak mo. Umalis na siya, okay ka na ba?
Naku, tumigil ka nga, Stephen, ha? Hindi na talaga nakakatuwa yung trabaho mong yan. Hindi na nakakatuwa. Pag yung mga babae na pinaglalaruan mo na buntis, hay, ewan ko na lang sa'yo, magsisisi kang talaga sa mga pinanggagagawa mo. See? Lumabas rin. Mom, I'm just giving them what they want, okay? Kaya okay lang yan. Hindi ko naman yun sila pinipilit or sinasaktan para sumama sa akin eh. Kusa nilang ginagawa yan. Voluntary, kumbaga. Pangiinis na tugon pa nito sa kanyang ina. Tiningnan ni Stephen ang dala ng kanyang mommy at agad na kumuha ng plato at kutsara para mahusgahan ang luto ng kanyang mommy. Spaghetti bolognese yon with sourdough. Takam na takam si Stephen dahil panay pa-deliver lamang ito ng food sa kanyang condo unit. Kung hindi naman ito nagpapa-deliver, ay kumakain lamang ito sa labas, kaya miss na miss niya na ang mga ulam na talagang lutong bahay. Marahan namang nilinis ng kanyang mommy ang kalat sa kanyang kwarto at kusina. Tahimik man si Stephen but he missed his mom so bad. He would just cling sa mommy niya bigla. Nagugulat na nga lang si Madam Eden dahil bigla-bigla na lang siyang niyayakap ni Stephen sakaling magkasama silang dalawa. Kasi mag-asawa ka na lang, Stephen, para nang sa ganun ay may mag-asikaso sa'yo dito. Yung bahay mo para nang tirahan ng sawa sa sobrang kalat. Ay nako. Mom, may pumupunta naman akong tagalinis dito. Kaya lang bukas pa yon. Hindi naman kasi raw araw-araw yan dito eh. Tsaka mom, I'm still enjoying my life na carefree. Ay nako anak. You are not enjoying, you are putting yourself into danger by going out sa kung sino-sino na lang na babae dyan. Sigurado ka bang malinis sa mga babae ang mga kasama mo dito? Mamaya may mga sakit na yan. Mom naman, parang bata naman ang tingin mo sa akin. Mom, I don't play pag hindi safe. Kaya you don't have to worry about me. I can manage what I'm doing with my life, Mom. Ay, ewan ko sa'yo anak. Well, I'm here because I want you and your kuya to come with me sa birthday ng lolo niyo sa Iloilo. It will be in 6 days time, okay? Please make your time available. And I have to go na to your kuya's place pa. I wanted Jill to commission a painting for me. Gift ka sa lolo mo dahil mahilig nga yan sa art pieces. Matutuwa yun kung sakaling regaluhan ko siya ng isang artwork. Magaling pa naman yung si Jill. Ay nako, Jill, yung manang na girlfriend ba ni kuya? Natatawa pa ang tanong ni Stephen. Girlfriend? Bakit? Sila ba? Parang hindi naman sila. At saka hindi naman pinapakilala ni kuya mo sa akin yon na girlfriend niya. Ma, mukha naman eh. Pinag-shopping nga ni kuya nung nakaraang araw eh. Uy, hindi ko alam na chismosa ka na pala ngayon. Grabe ma'am, chismoso agad. Alam mo, matutuwa talaga ako kung isa sa inyo ng kuya mo mapapangasawa si Jill. Ang bait na bata, masipag, magalang at maganda ang moralidad. Alam mo, Steph, maganda naman yun si Jill. Kaya lang hindi talaga marunong mag-ayos. Eh kasi naman yung batang yun, ayaw na nabilhan ko siya ng damit na magaganda noon. Ma, matanda ka na nga talaga. Kasi yung mukha ni Jill nagagandahan ka noon? Eh ang weird nun eh. Laging madumi ang kuko. Eh paano hindi madudumihan ang kuko noon ay panay paint nga yun. Sa dami naman kasi ng racket noon sa buhay, hindi niya na naaasikaso ang sarili niya. Alam mo, bagay kayo noon anak. Nako, si mommy talaga. Kikuya na yun si Jill. Tanda na nun eh. Asus, kung makatanda naman to. 2 taon lang naman ang tanda nun sa'yo. Makapagsalita naman to, parang kami lang ng dad mo yung agwat eh. Mom, alam mo? Kung si Manang Jill lang rin naman, over my dead body na lang. Careful ka sa mga salita mo, ha? Baka kainin mo yan. Nagpatuloy pa ang kwentuhan ng mag-ina habang pinagsasaluhan nila ang dala niyang pagkain. Nang maubos ang pagkain at naligpit na ni Mommy Eden ang mga hugasin, ay saka naman itong nagdesisyon na umalis at pumunta naman sa bahay ng kanyang Kuya Steve. Nasa iisang condominium lang sila ni Stephen, pero nasa ibang building si Steve.
Nagpasama na nga lang rin si Madam Eden kay Steven papunta sa unit ni Steve. Hindi pa man nakalayo ay may tawag na natanggap si Steven. It was a call coming from their office. It was his secretary informing him that they needed his presence in the meeting. May emergency meeting due to some lack of supplies from their suppliers. At dahil doon, nagpaalam na si Steven. Hinatid lamang nito ang kanyang Mommy Eden sa front door ng condo unit ng kanyang Kuya Steve. Dumating na nga si Mommy Eden sa unit ni Steve at naabutan naman ni Mommy Eden ang kanina hinalang lalaking lumabas sa condo unit ni Steve. Dahil bukas naman ng door, ay pumasok na lang si Mommy Eden nang walang pasabi kay Steve. Inakala ni Steve na bumalik ang kasintahang lalaki sa kanyang unit nang marinig na muling bumukas ang pinto. Nasa kusina siya noon ng mga panahong yun at hindi niya nakita ang pumasok. Kaya ay napasigaw na lamang siya ng, "Han, bumalik ka?" Tanong pa ni Steve. "Honey, talaga?" Gulat na tanong naman ni Eden. "Oh shit!" Nagmamadali siya magpunas ng kamay at tumungo sa pinto ng kanyang condo unit. "Mano po, ma'am?" Aligagang pagmano ni Steve. "Nagmamadali ka talaga, no? Na-surprise ka ba?" Tanong ni Mommy Eden. "Nahiya ako sa'yo, ma'am." Naiiyang tugon pa ni Steve. "Anak, why didn't you tell me?" "Mama, upo ka muna. Mag-i-explain ako." Tugon pa ni Steve. "You don't have to, anak. I've noticed that since you were young. And hello, I'm your mom. Whatever you choose in life, well, I won't promise I will support you all the way, but regardless, I will be mommy still, okay?" "Mom, thank you. Nahihiya lang talaga ako sa'yo, ma'am, kaya hindi talaga ako nag-dare na mag-confess ng identity ko. At saka, ma'am, si Daddy and Stephen, diba? Kaya talagang silent ako, ma'am. Hindi naman ho sila katulad mo, mommy." "Oh, tapos? What will you get from hiding? Will it make you a better person if you hide from the truth of who you are? Diba hindi?" "Anak, hindi naman kasi lahat ng tao will understand and accept you. But what's important is that the most important people in your life accepts you and loves you no matter what." "Ay nako, ma'am. I hope it's as easy as that." "I'll make it easy for you, anak." "No, ma'am. Let's make this a secret. Please." "Okay, anak." Mommy Eden and Steve are close to each other. Sila yung magkasangga sa kanilang bahay. They weigh decisions together, helps each other emotionally and physically. Palaging minimake sure ni Mommy Eden that she bonds with Steve kahit pa malaki na ito. She would visit him mas madalas kesa kay Stephen dahil sila ni Stephen ay mas madalas na nag-aaway. They both love to travel and shop. Since straight na lalaki ang kanyang panganay na anak, she asked him to get some pampering with him. "Anak, why don't you treat me?" tanong pa ni Eden. "Treat you with what, ma'am? Ano bang gusto mo?" "Not travel, mama. I don't have time now." Tugon naman ni Steve. "Oh yeah, anak, buti na lang you mentioned about travel. Andito nga pala kasi ako, I need to inform you and Stephen that we are going to Iloilo. It's your lola's birthday 6 days from now, anak. So we'll fly to Visayas together. Okay ba sa'yo?" "Oh, 6 days from now? Ma'am, ano eh, I'm gonna throw a party for Jill. Alam mo naman yung kababata kong yan, ma'am. I hadn't tried any birthday party sa buhay niya. So I thought of throwing a party for her. Simple lang naman, ma'am. Like maybe I'll treat her and her family sa isang fancy restaurant. I'll treat her with some pampering. Parang gumanda naman ang mukhang tao naman yung manang na yun." "You know what, anak? Your brother thought that you and Jill are together. Like he really thought that both of you are romantically into each other." "What? Really, ma'am?" Nakakatawa naman yung si Stephen.
Eh, kaya nga anak eh. Tinutukso ko si Jill sa kanya. I really want Stephen to be Jill's boyfriend. How about we plan for it, anak? Mom, I think that's a brilliant idea. Gusto ko rin talagang matutuyang si Stephen na ayusin ang trato sa mga babae. Tingin niya kasi sa mga babae parang laruan lang. Aba, ang bilis niya lang palitan ng mga ito. Anak, why don't you bring Jill sa Iloilo? Oo nga, mama no. Lolo will surely love her, ma. Kasi Jill is an artist. Si Lolo pa naman mahilig sa paintings at iba pang art piece, no? Speaking of which, anak, you really have to bring Jill. Because I want her to commission an artwork for your Lolo. Your Lolo will surely appreciate it. Alright, Mom, consider it done. Dadalhin ko si Jill doon by hook or by crook. And I will do everything na magkatuluyan ang dalawa. Mom, may the odds be with us. Pakwelang paninigurado pa ni Steve sa kanyang mommy Eden. Nako, ikaw talaga anak. Sinakyan rin ni Eden ang kakulahan ng anak. Let's call this Project Pana. Natatawa itong sinagot ang kakulahan ng kanyang anak. Let's go, mommy. We can really do this. For the win tayo, mommy, ha? Tara na nga, mommy. I'm gonna treat you ngayon. Ipamper natin ang mga paa at kamay mo. Parang nangangamoy lupa ka ni. Joke lang, mommy. Tara na. Umalis na nga silang dalawa at pumunta sa pinakamalapit na salon and spa sa kanilang condo. Weekends are Jill's day off. She makes sure that she at least have time to bond with her nanay and tatay. She treasures them most kaya talagang inilalaan niya ang kanyang free time sa kanyang pamilya. Before umuwi sa kanilang bahay, isinisiguro ni Jill na meron siyang pera pambili ng grocery or di kaya panglibre niya sa kanila. So what she does is she sells cooked foods para makapag-uwi siya ng kahit maliliit lang sa kanilang bahay. Nang sa ganon ay meron silang pagsasaluhan habang siya ay naka-day off. Simple lang naman ang mga binibili ni Jill para lang makapag-bonding silang magpamilya. Minsan bumibili lang ito ng popcorn at lulutuin niya yon. Matapos niya itong lutuin ay pagsasaluhan nila iyon ang kanyang dalawang kapatid habang nanonood ng TV. Nagdadala din siya ng mga downloaded na movies galing sa kanyang pinagtatrabahuan na art gallery para mapanood rin niyo ng mga kapatid niya. Minsan ay sumasabay din ang kanilang mga magulang sa kanila na nanonood ng movie. Gabi na nang dumating si Jill sa kanilang bahay dahil sa lakas ng ulan. Basang-basa nga ito nang dumating. Mano po, Nay? Hi, anak! Naku, basang-basa ka ng ulan, anak. Magbihis ka nga muna doon at nakapagluto na ako dito. Maghahain lang ako at kakain na tayo. Nag-aalala lang sabi naman ni Susan sa anak. Opo, Nay. Tugon naman ni Jill. Nilapitan nga ni Jill ang kanyang tatay na nasa upuan sa kanilang sala at nanonood ng TV para magmano. Mano po, Tay? Kaawaan ka ng Panginoon, anak. Bilis na magbihis ka at kakain na raw tayo, sabi ng nanay mo. Opo, Tay. Nagmadaling nagbihis naman si Jill at lumabas na agad para maghapunan. Masayang hapagkain na nila Jill tuwing sila ay kompleto. Weekends lang umuwi si Jill dahil employed ito sa isang art gallery. Medyo magasos kung uwi pa siya sa kanilang bahay araw-araw, kaya talagang nilulook forward ng kanyang pamilya ang kanyang pag-uwi. This time, donuts ang dala ni Jill. Matapos kumain ay nilabas na ni Jill ang kanyang dalang treats para sa kanyang pamilya. Oops, oops! Wala mo nang aalis sa table, ha? Kakain pa tayo ng dessert. Masiglang sabi ni Jill. Wow, for the dessert naman ate na yan. Pabiro ng tago naman ni Rika. Ay, syempre naman. For the mekos-mekos yan ni ate, diba? Sabi naman ni Jill. Natawa na silang lahat sa conversation ng dalawang magkapatid. Ang isang kapatid ni Jill ay lalaki. Isa siyang engineering graduate na patuloy pang sinusuportahan ni Jill dahil hindi pa ito nakakapag-board exam. Medyo nerdy din ang kapatid niyang lalaki dahil sub-sub rin ito sa pag-aaral. At katulad ni Jill ay wala din masyadong social life. Pero pag nasa bahay sila ay lumalabas din ang kanilang pagiging outspoken and extrovert. Ito na nga marahil ang kanilang social life.
their family circle. Maraming napagkwentuhan ang magpamilya sa hapagkainan. Naging masaya iyon just like the old days na magkakasama silang lahat. Puno ng tawanan, kamustahan at maraming kwentuhan. Pansin na ni Jill ang pamamaga ng kanyang mga paa dahil sa CKD. Nag-shrink na ang kidneys ng tatay ni Jill. During their last check-up, the doctor declared na nag-escalate na into stage 5 ang chronic kidney disease or CKD ng kanyang tatay. Pilit na tinatago ng kanyang tatay ang hirap na dinadana sa kanyang sakit. Pero pansin na pansin ito ni Jill at talaga nalulumo ang kanyang dibdib sa tuwing nakikita niya ang kanyang tatay. Matapos kumain ay tinulungan ni Jill ang kanyang nanay. Sinadya iyon ni Jill para makausap niya ng maayos ang kanyang nanay tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Nay, kamusta po ang gamutan ni tatay? Anak, parang hindi pa rin bumababa ang number of cycles na dapat pagdaanan ng tatay mo sa dialysis. Mas tumaas pa nga this time anak dahil mataas pa rin ang creatinine. Anak, may nagsabi sa akin na meron daw gumaling sa dialysis. May binibiling gamot. Hindi naman siya gaanong mahal anak pero kailangan regular lang ang pag-inom. Sinabi sa akin yun nung nakasabay ko sa pagpapadialysis. At saka anak, may mga pinapaiwas ang mga pagkain. Eh sabi ko nga sa tatay ay try natin yung ginagawa nila. Kasi anak, nakaka one cycle per week na lang daw sila ngayon dahil sa disiplina sa pagkain. At yun nga yung gamot na sinasabi nila. Nay, anong gamot naman po yun para makapag-inquire ako at magawan ko po ng paraan? Ay mamaya anak, nilista ko yun anak eh. Mamaya, pakita ko sa'yo. Sige nay, hanggat meron tayong nakikitang pag-asa, gawin natin. May awa naman sa atin si Lord nay. Maniwala lang tayo. At saka nay, malapit na rin ang board exam ni Toby. Konting-konti na lang. For sure, tutulungan na din tayo ni Toby. Hi anak, salamat talaga ha. Hindi mo na dapat kami inaasikaso pa ng tatay mo. Pero mas pinipili mo pa rin tulungan kami. Eh anak, hindi ka ba nagsasawa? Eh kasi parang hindi ka na magkajowa ng dahil sa amin eh. Nay ha, drama ka din dyan. Nay, hindi naman ako magsasawa sa inyo ni tatay. Kayo nga ang rason, 'di ba, kung bakit ako laging malakas? Eh anak, mag-dating app ka na lang kaya? Ilagpas lang edad mo sa kalendaryo ah. Ba't parang tahimik pa rin ang love life mo? Naku, si nanay naman. Hindi naman ako ganyan kadesperado, nay. Grabe ka talaga sa akin. Eh anak, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka mamaya ay sumarado na yung matres mo at hindi ka na kailanman magkaanak. Mahirap naman yun. Nay, wag kang ano. Si Sarah nga na asawa ni Abraham sa Bible eh, nagkaanak pa na sobra 90 years old na. Ako pa po ba? Ay, nako talaga. Ang galing mo talagang magbigay ng rason, ano? Hindi ka talaga nawawala ng rason sa buhay. Eh, nay. Magbibigay naman siguro si Lord kung handa ng puso ko. At saka, nay. Gusto ko ho na unique ang love story ko. Alam ko talaga na eh. Malapit nang ibigay ni Lord yung lalaking para sa akin. Ay, tigilan mo nga ako dyan, Jillian Marie. Hindi ka nga marunong gumala eh. Ang lagi ko lang nakikitang lalaking kasama mo ay si Steve. Maiba nga ako anak. Yan bang si Steve ay hindi naniligaw sa'yo? Aba matagal na kayong magkaibigan na. Nay, si Steve ba? Hay nako, eh mas lalaki pa nga akong gumalaw ron eh. Mas malambot pa yon sa sumang binibenta natin. Uy, talaga anak? Bakla talaga si Steve? Oo ma, may boyfriend nga yun eh. Uy, pero wag na wag mong sasabihin kay Madam Eden ang tungkol dito na ya. Hindi pa nila alam. Eh, hindi niya naman kailangang itago yan anak. Yung mga tulad niya ngayon ay accepted na rin naman ng mundo. Hindi niya na kailangang magtago. At saka sa pagkakakilala ko kay Madam Eden, mabait yon. Matatanggap noon kung ano man ang landas na tahakin ni Steve. Eh, yun nga din ang sinabi ko sa kanya na eh. Kaso, mas gusto niyang magtago. Kaya wala na ako magagawa sa mga desisyon niya sa buhay niya.
Ang tangi ko lang magagawa para sa kanya ay suportahan siya. Alam mo naman yun, diba? Anak, birthday mo na sa susunod na araw ha. Uuwi ka ba dito? Hindi na siguro na eh, kasi ang dami ko pang tatapusin na sculpture sa gallery eh. Eh gusto ko nga sana umuwi na eh, kaso mas kailangan natin ng pera ngayon na eh. Lalo na't yung sitwasyon ni tatay, kailangan na talagang tutukan. Hindi na rin kasi pwedeng ipagsawalang bahala natin yung kalagayan ni tatay. Huwag mo na lang isipin ang birthday ko, Nay. Niyakap niyang kanyang nanay sabay sabing, Nay, kayo naman ni tatay ang kaligayahan ko. Kaya mas matutuwa ako kung makita ko kayong malakas at walang sakit. Sobrang gandang regalo na po yun para sa akin, Nay. Ay nako, ang swerte ko talaga sa panganay ko. Agad naman na pumasok sa eksena si Rika, ang bunsong kapatid ni Jill. Aba, Nay, si ate lang ba talaga ang swerte sa'yo? Ako ba, hindi? Tanong naman ni Rika. Ay nako, itong selosang bunso ko talaga. Lagi na lang may masasabi. Aba, syempre ikaw din naman. Swerte ka rin naman sa akin. Masipag kang mag-aral. Madiskarte din sa buhay. Ang ganda pa. Hindi lang kaaya-ayang ilong. Patawang tugon pa ng kanilang nanay. Si nanay talaga. Maganda naman ilong ko na ya. Si ate nga maganda eh. Manang naman. Wala namang boyfriend. Ay nako, hindi naman yan ang pupuno sa buhay ko eh. Tugon naman ni Jill. Ay sus. Sagot naman ni Rika. O sige, wala ka ng allowance galing sa akin ngayong week, ha? Pabirong sagot naman ni Jill. Uy, si ate, hindi naman mabiro. Ganda mo, ate. Sinubuan na lamang ni Jill ang bunganga ni Rika at nagkulitan ng magkapatid. Nang matapos ang mga gawain sa kusina ay pumasok na sila sa kani-kanilang kwarto at nagpatuloy pang kwentuhan ng magkakapatid. Nagsishare lang ng iisang kwarto ang tatlong magkakapatid. Isa ito sa mga bagay na namimiss ni Jill pag wala siya sa kanilang bahay. Sinulit ni Jill ang panahon niya kasamang mga kapatid at magulang. Ganon ang laging senaryo sa kanilang bahay tuwing magkakasama sila. Payakman ang kanilang pamumuhay, puno naman ito ng saya at pagtutulungan. Ito ang isang bagay na siyang kinaiingitan ng amo ni Aling Susan sa kanya. Ang pamilya ni Madam Eden ay okay naman. Kaya lang ay naging dysfunctional yon dahil sa pangangaliwa ng kanyang asawang si Rufy. Hindi nga halos ito tumitigil sa kanilang bahay, kaya ay gano'n na lamang din ang exhaustion ni Madam Eden sa kanyang buhay. Ang tanging kakampi lamang nito ay ang panganay na anak na si Steve. Dahil tila nakuha rin ni Stephen ang ugali ng ama. Madam Eden struggled in raising Stephen. Ayaw na ayaw ni Madam Eden ang pakikipagrelasyon nito sa kahit na sinong babae, kaya lagi niyang nag-aaway ang dalawa. Kinabukasan ay nagdesisyon na si Jill na bumalik sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil merong tumawag sa kanya para magpa-commission ng isang painting. Dagdag income din yon, kaya without a doubt, tinanggap agad ni Jill ang trabaho para madagdagan ang pang-dialysis ng tatay niya at para makabili na rin siya nung gamot na inirekomenda ng kanilang kasabayan sa dialysis center. Si Aling Susan naman ay pumunta din sa mansyon dahil kinakailangan niyang kausapin ang amo tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa na lumalalang sakit. Magbabaka sakali lang itong makapag-advance ng kanyang sweldo para masubukan nila ang iyong nirerekomendang gamot ng kasamahan rin nila sa dialysis center. Hindi kailanman ang utang si Aling Susan sa kanyang amo. Kahit pa ito'y kinakapos, naging madiskarte ito sa pamamagitan ng pagbenta ng mga niluluto niyang pagkain. At dahil sa paghanga ni Madam Eden, ay tinulungan niyang maibenta ang mga pagkain niluto ni Susan sa kanyang mga amiga. Naging maganda naman ang resulta noon. At naging sapat ang mga kinita ni Aling Susan para matustusan ang pag-aaral ng mga anak. Ito rin ang naging rason kung bakit naging matalik na magkaibigan ang among si Eden at Susan. Tamang-tama ang pagdating ni Susan sa mansyon dahil wala namang masyadong ginagawa si Madam Eden.
Nagdidilig lamang yun ang mga tanim niyang orchid sa kanilang garden. Madam Eden, good morning po. Madam, ako na po yung ginagawa ninyo. Pagbati ni Susan. Huwag na, Susan. Ako na. Ito na nga lang ginagawa ko para makapaglibang-libang eh. Tsaka patapos na rin naman ako. Ang aga mo naman ata ngayon. Tugon naman Eden. Ay, oho, ma'am. Kasi meron ho sana akong sadya sa inyo, madam. Sagot naman ni Susan. Ganun ba? Ano iyan? Ano bang maitutulong ko sa'yo, Susan? Sabay imbita kay Susan na umupo muna sila sa upuan sa garden. Eh, kasi ho, di ba si Rolly ho ay may sakit? Eh, nung nagdialysis ho kami nung isang linggo, may kasabayan ho kaming nagdialysis na meron hong iniinom na gamot. Eh, medyo bumababa na po yung cycles nila ng dialysis. Bumaba rin ho ang creatinine ng kasabayan ho namin. Eh, madam, ngayon ko lang ho sana ako hihiling mag-advance ng sweldo para masubukan ho namin yung sinasabing gamot ho ng kasamahan namin. Ay, nako, yun lang ba, Susan? Siyempre, pwedeng-pwede. Ano ka ba? Hindi ka na iba sa akin. Oh, itong perang ibibigay ko sa'yo, hindi mo to sweldo, okay? Tulong ko ito sa'yo, Susan. Ganti ko na rin yan sa pinapakita mong kabaitan sa akin at sa anak namin ni Rufy. Ay, naku po, madam, sobra naman ho ito. Hindi ko ho matatanggap ito, madam. Hay nako, Susan. Lunukin mo na yung hiya mo at kailangan niya ni Rolly. Malayo nang mararating ng perang yan. Marami riming gamot din iyan. Dagdag na rin dyan bayad pang dialysis niya. Ikulang pa nga yan, Susan, sa mga ginawa mo para sa pamilya namin. Kaya huwag ka nang mag-isip pa. Tanggapin mo na yan. Naku, madam, maraming salamat po. Walang anuman. Siya nga pala, Susan. Kamusta na yung panganay mong anak? Ah, si Jill ho. Nagtatrabaho ho siya sa isang art gallery po, doon lang din po sa Bulacan. Eh, lagi nga ho yung tumatawag sa amin at nagmumonitor sa kanyang tatay. Ang bait talaga ni Jill, ano? Ay, oho, madam. Sobrang bait ho ng panganay ko na yon. Ay, naubos na nga ho ang oras at pera niya sa amin ng tatay niya. Pati na rin mga kapatid niya. Eh, hindi pa nga yun nagkaka-boyfriend, madam eh. Ewan ko ba sa batang yun, parang walang planong mag-asawa. Eh, hindi naman ho namin siya inuubliga ng kahit na ano. Eh kaso, hindi ko rin ho siya mapilit na makipagrelasyon na kasi wala din namang manliligaw. Talaga ba? Alam mo, maganda si Jill. Alam mo ba, gustong gusto ko si Jill. Eh gusto ko nga maging asawa siya ng anak ko eh. Ah, ay naku madam, parang imposible po yan. Ang layo ho ng buhay namin sa inyo. Hindi ho ata bagay ang mga anak natin, madam. Ano bang sinasabi mo dyan, Susan? Nasa estado ba ng buhay ang pagiging bagay? Hindi naman siguro. Alam mo, hindi ako naniniwala sa ganyan, Susan. Dahil hindi naman kami mayaman dati. Talagang nagsikap lang din ako para lumago ang mga negosyo namin. Sa bagay, may point naman po kayo dyan. Para sa akin, Susan, ugali ang basehan ng isang relasyon. Hindi kung ano ang laman ng bulsa ng bawat isa. Tama po yan, yan talaga madam. Kahit po kasi magkanong pera sa bulsa kung ugali walang kwenta, wala din talagang kabuluhan ng relasyon. Hay nako, sinabi mo pa Susan, nung isang araw, bumisita ako kay Steve. At alam mo, napag-isip-isip namin, bakit hindi natin ipagkasundo ang mga anak natin? Naku madam, nakakahiya naman ho. Ganito na lang Susan. Pumayag ka na ipagkasundo si Jill kay Stephen. Ipinapangako ko, kami nang bahala sa gamutan ni Rolly. Pwede tayong maghanap ng kidney donor para makapag-kidney transplant si Rolly at gumaling na siya sa kanyang sakit. Naku madam, baka ho'y magalit sa akin ang aking anak. O siya, sige, pag-isipan mo muna yung proposal ko sa'yo, Susan. Ay, oho, ma'am. Kakausapin ko ho muna ang anak ko tungkol dito. Eh, hindi naman ho kasi ako magdedesisyon. Lalo na ho at pag-aasawa na ho ang usapan. Hinayaan na nga lang muna ni Eden na pag-isipan ni Susan ang kanyang proposal para sa anak nito. Dumaan pa ang araw at sumapit na ang kaarawan ni Jill. Steve has planned a dinner for her and her family. Nilibre ni Steve si Jill ng isang transformation package. Inayos ang buhok nito at wala namang ginawang intense treatment sa buhok ni Jill dahil naturally healthy ito.
In-enhance lamang ito sa pamamagitan ng hair ironing at in-enhance ang natural wave ng buhok nito. Jill was really pretty and stunning with her hair. Hair pa lang yun. Ginawa na rin ng stylist ang kanyang makeup. The makeup artist plucked her eyebrows na pagkakapal-kapal at sobrang makalat din. After several hours in the spa, tila ibang tao ang lumabas sa dressing room ng salon. Jill, version 2.0. She was so elegant and stunning in her violet dress and black stiletto. Nagmukhang supermodel si Jill dahil sa kanyang transformed looks. Yung tipong mapapalingon talaga ang lalaking makakakita sa kanya. Natatawa lang si Steve dahil hindi nga ito sanay mag-heels, kaya para itong batang tinuturuan pang maglakad ng maayos. Wow! Masayang bungad ni Steve na makita ang best friend. Wow ka dyan, halika nga rito, tulungan mo ako. Ang sakit kaya nito sa paa. Nagmamaktol na tugon ni Jill. Ano ka ba? Ang ganda mo ha. Parang feeling ko nga magiging lalaki na ako eh. Biro pa nito sa kanyang best friend na si Jill. O talaga? Kiss mo nga ako. Malanding joke pa nito kay Steve. Hoy, shut up, yuck, Diyos ko Lord. Ayoko nga. Imumudod ko pa yung bibig mo sa pader nitong spa para dumuguyan. Gusto mo ba? Uy, ito naman ang harsh. Hindi na mabiro. Sira ulo ka talaga. Besh, salamat ha. Pagpapasalamat pa ni Jill kay Steve. Ayan na, si Senti-Senti na naman ito. Tumahimik ka na nga dyan. Oh, humawa ka na dito sa siko ko dahil kakain na tayo sa labas. Uy, pero bago yan, dahil maganda ka ngayon, kailangan mo ng escort. Ano ka ba? Bakit escort? Ikaw na. Okay na yun. Hoy, wag ako. Hindi ako pang escort. Pang hostess ako, sis. Naku, sira ulo ka talaga. Darating na yun in a while. Binayaran ko yun, kaya wag kang ka mag-no dyan. Naaaninag ni Jill ang isang kotseng itim na parating sa entrance ng salon. Tila familiar ito sa kanya. Hindi naman masyadong klaro ang plate number ng sasakyan dahil wala ngang suot na eyeglass ang dalaga. Nang makarating sa tapat ng sasakyan ay tumigil ito at inantay na lamang ni Jill na lumabas ang lalaki sa loob ng kotse. At nang lumabas ito ay nakita niyang nakabihis na CEO na si Stephen. Hindi makapaniwala si Jill sa ginawa ng kanyang best friend. Alam na alam ni Steve na Jill hates Stephen. Walang ginawa si Stephen kundi tuksohin at laitin si Jill sa kanyang pananamit. Stephen, on the other hand, was astonished sa nakita ang gandang taglay ng babaeng palagi niyang tinutuksong manang simula nung bata pa sila. Si Jill, ibang-ibang ganda. Kakaiba yon sa mata ni Stephen. Medyo revealing ang dibdib ni Jill nung gabing yon. Pero wala ni anumang kapilyuhan ang pumasok sa isip ni Stephen, bagkos lahat ng papuri sa kagandahan ng dalaga. But annoying as he is, she opted to irate Jill kahit sa isip niya ay gandang-ganda ito sa suot ng dalaga. Jill hates what she saw. She hated Stephen so bad, but she has nothing to do. She chose to go through the night and shut her disgust and frustrations away, seeing Stephen as her escort that night. Nakikipagplastika na lamang ito sa kapatid ng kanyang best friend dahil ayaw niya ring masira ang gabing yun. Oy, ganda ng manang! Nangiinis na sabi ni Stephen. Tigilan mo nga ako, Stephen. Huwag ngayon, please, okay? Pinili kong maging masaya ngayong araw, kaya please, huwag mong sirain ang gabi ko. Not this time, okay? Inis naman natugol ni Jill. Grabe, ang init agad ng dugo mo sa akin. Inalok ni Stephen ang kanyang kamay sa dalaga para bumaba sa hagdan ng salon. Hindi naman pinansin ni Jill ang gentle gesture ni Stephen at nang matigas pa ito. Bumaba ito ng hagdan ng mag-isa at piniling isnob si Stephen. Pero bago pa man makarating sa huling step ng hagdan, ay natapilok ito at nawala ng balanse. Buti na lang at nahagip ni Stephen ang bewang nito at napigilan ni Stephen ang sanay pagtumba ni Jill sa pavement ng salon. Pinirotektahan din ni Stephen ang ulo ni Jill sa takot nito na baka mabagok ang kanyang ulo sa simento. Wala nang nagawa si Jill kundi kumalma sa bisig ni Stephen dahil masakit ang talampakan nito sa pagkakatapilok. Nagkatitigan ang dalawa
at walang kung ano-ano ay ibinaling na lamang ni Jill ang tingin sa kotse dahil na-awkward na ito sa moment na yon. Binuksan naman ni Stephen ang pinto sa front seat para makaupo si Jill at matignan nito ang kanyang mga paa. Upo ka muna, huwag ka munang gumalaw at titignan ko ang pulikat ng paa mo. Pag-offer pa ni Stephen. Ang sakit, Steph. Feeling ko mamamagayan later. Tugon naman ni Jill. Huwag ka nga munang gumalaw, okay? Concerned naman na tugon ni Stephen. Unti-unti nang lumuhod si Stephen at hinawakan ng makinis na legs ni Jill. Tinanggal niya muna ang sandals nito at saka chinek ang kanyang talampakan kung yun ba ay namamagana. Hindi naman maiwasan ni Stephen ang pagtitig sa paa ni Jill. Kahit pa concerned ito ay hindi niya mapigilang humanga sa kagandahan ng legs nito. Hindi lubos maisip ni Stephen na ganong kakinis ang mga legs ni Jill dahil hindi naman ito nakikita ni Stephen. Paano ba naman kasi, hindi naman ito nakikita ng binata na naka-shorts or nakapalda man lamang. Lagi niya ito nakikita ang nakapantalon o kung hindi naman ay mahabang palda na ang tangi lamang nakikita ay talampakan nito. Hinilot-hilot na nga ito ni Stephen to give relief kay Jill. Kasi naman, inalalaya na nga kita, ayaw mo pa. Ayaw mo kasi sa akin eh. Natahimik na lamang ito habang tinititigan ang binatang concern na concern sa kanyang mga paa. Sige na, iakyat ko na mga paa ko. Pulikat lang yan, mawawala rin yan mamaya. Sabi na lang ni Jill. Uy, wala man lang thank you? Tanong ni Stephen. Thank you. Sarcastic na tugon naman ni Jill sa binata. Okay na? Happy na? Ginantihan na lamang ni Stephen si Jill ng sarcastic rin na smile. Isinara na nga ni Stephen ang front seat door at tinungo na ang driver's seat at umalis na nga sila sa salon. Naging tahimik ang dalawa habang nasa daan ang mga ito. Hindi makapag-umpisa ng conversation ang dalawa dahil tila na ibang nararamdaman ng dalawa sa isa't isa. Nagkaroon ng paghanga si Stephen, samantalang si Jill naman ay nahiya naman sa kanyang sarcasm na pinakita sa binata. Finally, Jill broke the silence with her unhumorous jokes. Ang tahimik ano? Parang ano? Parang sementeryo, masyadong tahimik. Banat ni Jill. Tinitigan lamang ni Stephen ang dalaga at bumalik sa kanyang pagdadrive. Ano ka ba? Joke yun! Sabi pa ni Jill. Ang alin? Tanong naman ni Stephen. Hay, yung sinabi ko, yung sementeryo. Oh, joke ba yun? Alam mo, ang weird mo talaga, Jill. Eh, joke nga kasi yun. Naku, ang weird talaga ng mga jokes mo. Pero sige, dahil joke yun, tatawa ako. Ha 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 ha. Oh, ang dami kong tawa ha. Naku, ikaw talaga, Steph. Wala ka na talagang ginawa kundi inisin ako lagi. Natawa lamang ito na nakatitig sa dalaga. Alam mo, Jill, hindi ko talaga ina-expect na okay ka naman pala. Eh bakit? Ano ba kasing tingin mo sa akin? Manong. Hay nako, bahala ka nga. Tumalikod na lamang ang dalaga at pinagmasa ng kapaligiran habang binabiyahe nila ang daan patungo sa kanilang kakainan. Palihim na magsinulyap sa liyapan ni Stephen si Jill at hindi niya talaga mawala sa kanyang isip ang pagkagusto sa angking ganda ng dalaga. Tila nag-aaway sa kanyang isipan ang kagustuhan ng dalaga at ang fact na mukha nga itong manang. She's not his type, but she is irresistible this time. He can't seem to get her out of his mind. Dumating na nga ang dalawa sa venue kung saan nagpa-reserve si Steve ng dinner surprise. Walang kaalam-alam si Jill na makaka-celebrate siya ng kanyang birthday kasama ang kanyang pamilya at ang mommy ni Steve at Stephen na si Madam Eden. Pagkapasok ay pumutog agad ang party popper at sabay-sabay nilang greet si Jill ng Happy Birthday! Naiyak pa si Jill sa sobrang tuwa nang makita ang kanyang pamilya. First time ni Jill mag-celebrate ng birthday na may handa. Hindi ito kailanman nakapag-try mag-blow ng sariling cake. And for the first time, she was able to celebrate her birthday with cake at handa na ma-enjoy ng kanyang pamilya. The night continued and the celebration was unforgettable. Stephen was at the other side of the table. Nakatitig lamang ito the whole time sa celebrant na si Jill.
He couldn't take off his eyes on her. Napansin na iyon ni Steve and Steve gone near him para tuksohin siya. Uy, baka mamaya matunaw na yung si Jill sa kakatitig mo. Inakbayan niya ang kanyang kapatid. Ano ka ba kuya? Wala ah. He kept denying what he feels for the girl kasi all this time, akala niya ay may something sila ng kuya niya. Eh kitang-kita naman eh, sagot pa ni Steve. Wala ah, naninibago lang talaga ako kuya. Kasi ibang-iba na talaga ang mukha niya ngayon. Alam mo yon? Parang nawala yung manang na Jill. Ganun lang yon. Nagpapaliwanag naman na tugon ni Stephen. Hmm, talaga lang ha? Sagot naman ni Steve. Stephen opted to go to the veranda ng restaurant na may daladalang wine. Tinignan ang view outside the veranda and breathe out his feelings. He was silently talking to himself. Hindi mo pwedeng magustuhan si Jill. Hindi-hindi siya magiging sayo, Stephen. May nagmamay-ari na ng puso niya. At kuya ko yan. Kaya tumigil ka na sa kahibangan mo. It's as if may dalawang taong nagtatalo sa kanyang isipan. He struggled with what he felt. It was his first time to feel that way. Sa dami-dami ba naman ang babaeng dumaan sa buhay niya? Wala ni isa sa kanila ang nakapagpa-feel sa kanya ng ganon. Stephen felt the struggle kaya nauna na siyang umuwi. Hindi niya natinapos ang party at nagpaalam na lamang siya sa mga ito. On his way home, he thought of nothing else but Jill. He struggled with the thought of liking Jill that much. That intense feeling led to him to decide na hindi na siya makikipag-date ng kung sino-sino mang babae. He felt so ashamed to have displayed such a naughty and impatient attitude all this time sa harap ni Jill. Alam mo yung hiyan, panghihinayang na sana nagbehave ako ng maayos. A gem was all along hidden in my house, but I was so stupid not to see it all this time. Tuloy si kuya nakakuha sa gem na yan. Huminto si Stephen sa isang overlooking site at naglabas ng sama ng loob doon. He felt so frustrated. Hindi niya maintindihan yung feeling niya. Pilit niyang tinitigasan ang loob, knowing that he can easily fish women anywhere he goes. Pero, bakit yun ang nararamdaman niya that day? He kept walking and kicking stones away from him. After feeling a little better, he went straight home. Himala yun for him. Stephen would always cling to alcohol for relief. He would go to bars and party all night long until that frustration goes away. This time, a change of habit occurred. Totoo nga talaga siguro yung certain people comes our way to change us. And finally, a woman came to change Stephen's heart. On his way home, he turned his radio on to release stress and give him ease as he drives. Tamang-tama naman na pag-open niya ng radio ang kantay para bang sinadyang patama sa kanya. Hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Talaga lang radyo ha, talaga lang ha. Ang galing mo namang tumiming. Naiinis pa na sabi ni Stephen. Hinatid ni Steve ang pamilya ni Jill at si Jill naman ay hinatid na rin ang driver ni Madam Eden dahil magkaibang way naman sila. Magkasabay si Jill at Madam Eden sa sasakyan. Jill, masaya ka ba? Tanong pa ni Madam Eden. Opo, Ma'am Eden. Wala akong kasing saya, ma'am. First time ko ho talaga eh. Jill, you deserve it. Because you're such a wonderful woman at mabait kang anak. Hangang-hanga nga ako sa'yo. Sa iyong mama, sa kung paano kanya pinalaki. Your mom was able to raise you with integrity kahit medyo kinakapos kayo. Naku ma'am, salamat po. Oh, and by the way, may isa pa akong regalo sa'yo. Kakausapin ko ang head mo sa gallery. We are going to bring you sa Iloilo. You will be filing leave muna sa work mo. Babayaran ko yung days na kasama ka namin. And you will do a commission artwork para sa daddy ko. Lolo nila Stephen and Steve. He loves art so bad. Kaya alam kong pag binigyan ko siya ng artwork from you, it would make him really happy. Naku, Ma'am Eden, sobra-sobra naman ho yung nangyari kanina.
okay na ho yun na gift para sa akin. Tugon naman ni Jill. No, Iha. You deserve a break. You know, travel. You deserve it too after so much sacrifices na ginawa mo for your family. Take this as a loyalty gift na rin. I won't accept no as an answer, ha? Huh? At saka andyan naman si Steve eh. You won't feel bored on. Pagpipilit pa ni Madam Eden. Sige ho, ma'am. Mabait naman ho yung boss ko. Mapapakiusapan ko naman ho yun. Kahit ako na lang ho magpapaalam, madam, okay lang yun. Magalang na tugon naman ni Jill. Okay, sige. I'll see you tomorrow night then sa airport, ha? Or ipapasundo na lang kita ulit kay Terence. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Eden. Walang kaalam-alam si Stephen na makakasama nila si Jill sa trip na to. All he know is that magko-commission lang ng painting si Jill at dadalhin na lang nila iyon sa Iloilo. The last call for boarding is echoing sa loob ng airport and passengers are rushing to get inside the plane. Steve was a bit worried already dahil wala pa nga si Jill. Balisa si Steve while queuing papasok na ng plane. When he looked sa mga benches sa waiting area, she saw Jill rushing through the line para makapasok na sa plane. Sinalubong niyang dalaga at niyakap. Sa tong pagkayakap sa dalaga ay siya namang paglingon ni Stephen at nakita ngang nagyayakapan ng dalawa. Nagbuntong hininga na lamang ang binata at tumalikod sa kanilang dalawa. Nang nasa loob na ng plane ay naupo ang mag-best friend sa likod ng upuan ni Stephen. Naiirita siyang nakikinig sa haruta na tawanan ng dalawa, kaya minabuti na lamang nito na matulog. Hindi na rin tumagal ang flight at dumating na nga sila sa Iloilo City. Naging gentleman si Steve kay Jill at tuwing nakikita ni Stephen ang mga gestures ni Steve ay naiirita ito at minarapat na lamang na lumayo sa kanilang dalawa. His irritation grew even stronger kada araw na magkasama silang tatlo. He can't understand how he feels. It's as if he was so jealous of what his brother and Jill was doing but he cannot admit it. So he continued to be mean sa harap ni Jill kahit sa loob-loob nito ay gustong-gusto niyang nakikita ang dalaga. When they arrived sa residence ng kanilang Lolo Pasiano, he was so thrilled to meet Jill. Ipinakilala ni Steve si Jill sa kanyang Lolo. Lo, this is Jill, my artist friend. Lo, magaling si Jill. She's an award-winning artist. She does both sculpting and painting, Lo. And we brought her with us kasi we know how much you want to meet an artist na magaling. And she will do a painting for you, Lo. Oh, hi, Iha. I think I saw you when we were young sa mansion. I don't think you still can remember, but I once taught you how to mix colors. And it was such a joy to know that you pursued arts. Tugon pa ni Lolo Pasiano. I really can't remember po, Don Pasiano. I'm sorry. Tugon naman ni Jill. Oh, it's not a problem. Don't worry about it. You were too young that time anyway. Anak ka ba ni Susan? Tanong naman ni Pasiano. Yes po. Magalang naman ang sagot ni Jill. Nagkapalagayan ng loob sina Jill at Don Pasiano. The humble Don Pasiano welcomed them and offered them local foods to eat. You all guys eat this merienda. This is Pancit Molo. It's famous here in Iloilo. My apos love this food so much kaya nag-request ako sa mga help dito sa bahay to order some sa isang sikat na restaurant na nag-o-offer nito ng pagkaing to. You guys eat and later in the evening we will go to Gigantes Island. I ask your friends to clean the resort para sa atin. I exclusively booked our resort this day and the days to come so we'll have an undisturbed time together and also a refreshing time para sa inyo. I certainly know that the city life is quite a hustle, kaya you all guys deserve this break. Take it as a treat for me. Masayang pagbabalita pa ni Don Pasiano. Wow, Dad ha? May pa-island treat ka pa. Anyways, thank you, Dad. Oh, you all take a rest na muna. Steve, samahan mo muna si Jill sa guest room para makapagpahinga na siya. Okay, Mom. Sagot naman ni Steve. Thank you po, Tita Don Pasiano. I'll take a rest po muna. Mamaya po, titingnan ko yung area mo for my painting and maybe discuss the details later. Magalang naman ang sagot ni Jill.
Take your time, Iha. Don't rush. This is a vacation treat for every one of you here. The painting can wait. Tugon naman ni Pasiano. Nagpahinga na nga muna si Steve, Stephen, at Jill. While they are in their respective rooms, Don Pasiano and his daughter had a time to talk and bond. Dad, it's good to come home. Nakakahappy naman na nakikita kitang malakas at masaya, Dad. This is such a great gift for me. Emotional naman na sabi ni Eden sa daddy niya. Oh, Iha, I'm always strong. But you know, of course, I'm not getting any younger anymore. My knees hurt. Sometimes my joints does hurt so bad. And I'm feeling a little lonely here. But you know what? I learned something. I learned not to dwell on the negative thoughts and choose to stay joyful no matter what season I am into. I miss your mom. And maybe that's what makes me sad sometimes. Mahabang litanya naman ni Don Pasiano. I miss mom too, Dad. Ibang klase din kasing energy nun, ano? Your mom is one of a kind, anak. You know what, Dad? I appreciate how you loved her and our family. How you kept us together. Sana ganun din kami ni Rufy, Dad. But just like you, I opt to not dwell on what's missing, but instead rejoice on what's present. My kids are worth living for, kaya siguro tinuruan ko na rin ang sarili ko to get over the messy season by looking at them and use my energy nurturing them. Madamdaming sagot naman ni Eden. Tama yan, anak. We cannot change the person. It has to be his choice na magbago siya and not out of awa or threat. Speaking of my apos, how are they, anak? Wala pa bang pinapakilalang girlfriend ang isa sa kanila? Tanong ni Don Pasiano kay Eden. Eh, wala pa dad eh. But me and Steve has a plan for our naughty boy. Oh, sounds interesting, anak. What is that? Mind sharing it with me? Kuryosong tanong pa ni Don Pasiano kay Eden. Of course, Dad. Dad, I want Jill to be Stephen's wife. Napakabait na bata ni Jill, Dad. She's family-oriented, and I'm sure she will love Stephen the way she loved her family. I've witnessed her grow, Dad, and I've seen such a genuine heart in her. Oo nga, no. I can sense that she's a good girl. But Stephen isn't into a relationship now, right? Baka naman may masagasaan kang feelings niyan. Tanong naman ni Don Pasiano. No, Dad. Hay nako, lagi nga kami nag-aaway kasi palaging may dalang babae sa condo niya. And none of them are his girlfriend. Aba naman, nangyayata yan sa daddy niya eh. Sagot naman ni Eden. Don't say that. I will talk to Stephen. Hahanap lang ako ng timing when can I talk to him. I've asked Jill's mother about their fixed marriage, Dad. And I'm giving her time to think about it. Oh. Okay, I think I can help with you, anak. Thank you, Dad. It's late in the afternoon and lumabas na nga si Jill sa kanyang kwarto and chose to go sa poolside ng mansion ni Don Pasiano. Water relaxes her, kaya yun halos ang subject ng kanyang artwork. Don Pasiano saw her and talked to her about the commission she's about to do. Don Pasiano brought her into a separate building sa kanilang mansion. He used the room as his art studio. Don Pasiano is also a passionate artist. Sketches naman ang masterpieces niya and pot making. His studio was neat and well-placed. Parang nahiya na nga rin si Jill na makita kung gaano ka-organized ang studio ng lolo ni Steve. Don Pasiano told Jill about what he wants Jill to do sa space na kanyang pagkukomisyonan. Jill carefully listened to it and made sure that he gets all the details that Don Pasiano wants. Mahirap din mag-commission sa kapwa mo artist. It's a little nerve-wracking, sabi pa nga ni Jill. After the tour sa studio, nagkasalubong si Jill and Stephen sa hallway, papasok nga sa mansion. It was a little awkward na for Stephen o matras kaya dumiretso na lang ito and tried to be kind kay Jill. Cold water, you like? Pag-aalok pa ni Stephen.
Thank you, Steph. I was actually headed to the kitchen para kumuha ng cold water. But thank you. Magalang naman ito ko ni Jill. You might want to have some more? I won't mind getting some more. Nauutal naman na ito ko ni Stephen. Huwag na. Okay na ako nito. Steph. Salamat nga pala for the kindness you showed to me kahapon. I wasn't able to thank you kasi wala ka na nung umuwi na kami. Oh yeah? Don't mind it. Okay lang yan. Gagawin naman yun ng kahit na sino eh. Basta thank you ha. Okay lang yun. Saan ka na ba? Aakit ka na ba ulit? Hindi pa eh. Tatambay siguro muna ako sa poolside. Mag-iisip siguro muna ng concept ng pinapagawa ng lolo mo. Actually, doon ako din pupunta eh. Would you mind ba? Or baka makaistorbo ako sa'yo? Tanong pa ni Stephen. Jill felt a little awkward pero may konting kilig. Sure. Okay lang naman. Huwag ka na nga maging formal sa akin. Sanay naman akong binubuli mo eh. Sorry naman. Paano ba naman kasi? Sobrang manang mo noon. Alam mo yung medyo malapit ka na sa aswang yung getup mo? Uy, kasi nga ano. Basta, kasi wala nga akong budget para sa sarili ko. Kasi nga, diba, kailangan kong tulungan si nanay tsaka si tatay na itaguyod yung buong pamilya namin. Hindi rin naman madali ang buhay namin, kaya ganun. Bakit nung may work ka na manang ka pa rin? Kasi nga, nasanay na rin ako. At saka komportable ako sa mga sinusuot kong damit, kaya hindi ko na binago pa yon. Okay. Mahirap ba yung pagpipaint? Hindi naman, madali lang naman. Well, kasi syempre, ito naman talaga yung talent ko. Kaya madali lang para sa akin ang mga ganito. Nag-i-enjoy rin kasi talaga ako. Naupo na nga ang dalawa sa poolside table at patuloy na nagkwentuhan. Kahit papaano'y, nagkapalagayan sila ng loob dahil sa panahong yon. Naiintindihan ni Stephen ang dahilan sa likod ng manang na attitude at pananamit ni Jill. Dahil din doon ay mas humanga pa si Stephen sa kanya. Hindi siya katulad ng mga nakakadate niyang babae na puro party at good time lang ang alam. She's a noble person. She would risk her own happiness for the sake of her family. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Steve. Nakita naman ni Stephen na lumabas sa kanyang kuya, kaya ay marahan na rin siyang umatras sa kinauupuan at umalis na ng tuluyan. Lumapit si Steve kay Jill at medyo nawiwirdohan na siya sa inaakto ng kapatid ni Stephen. Tuwing magkasama si Jill at Steve ay umaalis naman agad si Stephen. Tinanong na nga lang ni Steve ang sarili. Marahil ay nagsiselo si Stephen sa kanya. Habang tahimik na ino-observe ni Steve si Jill, ay pumapasok iyon sa isipan ni Steve. Kinakausap ni Steve ang kanyang sarili sa kanyang utak. Hindi kaya akala ni Stephen ay kami ni Jill? Ang mukha ni Steve ay parang confused na bigla na lang tumawa. Oy, gumagana ng plano namin ni Mommy. Malakas talaga ang pakiramdam ko na nagugustuhan na ni Stephen si Jill. Hindi naman yun ganun dati. Ngayon ay talagang ramdam ko ng pag-iwas niya sa akin pagkasama ko si Jill. Magandang sinyalis to. Hoy, napano ka Steve? Bigla-bigla ka nalang tumatawa dyan para kang sira ulo dyan. Pagpansin pa ni Jill kay Steve. Uy, wala. May mga naisip lang akong funny thoughts. Alam mo yon? Tugo naman ni Steve. Funny? Like that of a joker? Tugon naman ni Jill. Umaandar na naman yung mga jokes mong wale, sis. Tahimik na. Mag-concentrate ka na nga dyan. Oy, sis. Mamayang gabi and the rest of our days here. Beachfront ang drama natin, ha? Ready na bang mga swimwear mo? Ay, oo. May board shorts naman ako doon, tsaka t-shirt. Okay na yon. My God, sis. Seriously? Oo, bakit ba? Naku, ewan ko sa'yo. After nakinulit ni Steve si Jill ay umakit ito papasok sa kwarto ni Jill. May naisip na naman ang kaibigang bakla.
Hinalungkat niya ang gamit na dala ni Jill at hinanap ang board shorts at black shirt na dala. Yun lang ang tanging shorts na dala niya. The rest ay puro na pajama at pantalon. Kinuha ni Steve ang shorts at black t-shirt na nakapulupot sa bag ni Jill. Tinago ito ni Steve at bumili ito ng swimwear sa mall na kasya sa dalaga. Natawa na lamang si Steve sa kanyang ginawa. Alam na alam niya na maiinis si Jill sa kanyang ginawa. Pero wala naman itong choice kung sakaling andun na sila. Alam niyang mapipilit niya rin ang best friend na magsuot ng swimwear. Tiyak na maaakit nito ang kapatid na si Stephen. Tumuo nga silang lahat sa isla gamit ang isang bangka na pagmamay-ari din nila. Tumagal ng 2 oras ang biyahe nila sa dagat. At nang makarating sila doon ay panahon na para silang lahat ay mag-dinner. May nakaprepare ng seafoods para sa lahat. Kumain na rin silang lahat bago ito pumunta sa kanya-kanya nilang room. Steve asked Stephen na ihatid si Jill sa kanyang villa kasi siyang maghahatid ng gamit ng kanilang mommy sa kanyang villa. Pinili rin ni Steve na malayo kay Jill ang kanyang room para hindi siya nito magulo. Ang katabing room ni Jill ay ang villa ni Stephen para sa oras na lumabas itong nakatupis ay agad na makikita ni Stephen ang sexing dalaga. Masosuot talaga ni Jill ang two-piece dahil kapalit noon ay 2 dialysis session ng kanyang tatay. Kahit talaga ano ay gagawin na ni Jill para sa kanyang tatay. Sis, suotin mo na yung two-piece ha. Akong pumili niyan, bagay yan sa'yo. And for sure, fit na fit yan sa'yo. Ako pa ba? Sabi pa ni Steve kay Jill. Besh, walang hiya ka talaga. O ano, take it or leave it. 2 cycles ng dialysis ni Tatay Rolly yan. Oo na, nakakainis ka talaga. Yun ang naging kasunduan ng mag-best friend. Kinaumagahan ay maaga pang nagising si Jill para maligo. Mainit ang tubig sa dagat early morning. Nakaka-relax din yon. Jill wants to see the sunrise kaya minabuti niyang 5:30 pa lang ay gumising na ito. Para nang sa ganon ay wala na rin makakakita sa kanya na nakatupis galing sa beach. Jill sees the moment. Naligo siya at lumangoy ng lumangoy. Hanggang masilayan ang napakatingkad na araw sa bukang liwayway na iyon. It was so refreshing for Jill. It's as if hinugasan ang buong pagkataon niya at tila ba nawala ang pagod at bigat na pasan-pasan niya sa buhay. Nang papaalis na si Jill sa tubig, ay kanina pa pala siya pinagmamasa ni Stephen sa isang bench malapit sa beach. Hindi naman napansin ni Jill si Stephen na matagal na nakaupo sa bench. Bago pa man ito lumabas sa kanyang kwarto ay nakaabang ng binata sa bench. Nagaantay din iyon ng sunrise. Kitang-kita naman ni Stephen ang hubog ng katawan ni Jill. Long-legged si Jill. Saktong-sakto ang black two-piece swimsuit na suot niya. Kahit pa gano'n ang kanyang suot ay hindi naglaro ang isipan ni Stephen. Respeto pa rin at paghangang nangingibabaw sa kanyang isipan. Umahon na nga si Jill makalipas ang ilang minuto nang lumabas na ang haring araw. Nang makarating sa shore ay naaaninag ni Jill ang papalapit na lalaki sa kanya na may dalang towel. Nang makalapit ito ay nakita niya si Stephen. Si Stephen na may dala ng towel. Hindi alam ni Jill kung anong gagawin dahil nahihiya itong nakasuot ng swimwear for the first time. Huwag ka nang mahiya, okay lang naman eh. Tsaka maganda naman tignan. Dapat kasi nasasanay ka na sa mga ganyang damit. Bagay naman sa'yo yung mga ganyan. Sabi pa ni Stephen. Kinilig ito sa narinig kay Stephen na tila naninibago dahil sa ilang araw na ay puro lamang papuri ang naririnig nito sa binata. Salamat, Steph. Okay lang, Jill. Tara, upo tayo doon. Baka nilalamig ka na, meron akong coffee. Hindi ko pa man ito naiinuman. Sa'yo na para mainitan ang sikmura mo. Thank you. Welcome, Jill. Alam mo, Stephen, naninibago talaga ako sa'yo nito mga nakaraang araw. You've been nice sa akin. Unusual yon for you. Pero na-appreciate ko. Natuwa naman si Stephen sa kanyang narinig and felt so encouraged to be a better man. Akala mo lang yon. Tugon naman ni Steph. Loko-loko ka talaga. Sige, magbibihis na ako. Iniwan na nga ni Jill si Stephen sa bench at pumasok ito sa kanyang room. Hindi naman alam ni Jill na simula sa paglabas nito ay pinagmamasa na siya ni Stephen. Stephen was also waiting for the sun to shine. Maraming nag-iisip na babaero talaga si Stephen at hindi marunong magseryoso ng babae.
But Stephen is just making all these things as a sign of rebellion sa kanyang papa. He hated his dad for not looking after them and choosing to be with other women than their family. He started going to the bar and drink. Nasalin na lang doon yung pambababae niya due to women who keeps on coming after him. Halos lahat naman sila ay pera lang ang habol. He knew it very well dahil ang iba sa kanila ay kinukuhanan pa ang laman ng kanyang wallet. He was in search for someone true. Just when he found someone who perfectly fits what he's looking for a girl, ay angkin naman ito ng kanyang kuya. He knows he can never compete against his kuya. At hindi niya rin ito kayang agawan. Kaya ganun na lamang ang kanyang frustration. Sinundo ni Steve sa cabin si Jill para makapag-breakfast na. Tahimik na nakatingin si Stephen sa malayo dahil nakita ni Steve na pasulyap-sulyap ito kay Jill. Inakbayan pa nga nito ang dalaga at nakita na nga ni Steve na nakakunot ang mga noon nito. Sa isip-isip ni Steve ang marahil salos na ito, kaya patuloy pa rin itong nagkukunwaring sweet sila ni Jill. During breakfast, sabay-sabay na silang kumain. Habang kumakain ay pasulyap-sulyap pa rin si Stephen kay Jill. Ganon din ang pagpapasweet ni Steve kay Jill. Tila inis naman si Stephen sa kanyang nakikita, kaya agad itong tumayo at pumunta sa labas ng gazebo kung saan sila kumakain. Napansin naman ni Jill na balisa si Stephen kaya tumayo ito at tinala ng maiinom si Stephen. Nilapitan at inoferan niya ng maiinom si Stephen. "Steph, ito, inom ka. Parang hindi ka kasi okay eh." Bigla namang nagbagong pakikitungo ni Stephen sa dalaga at sinapladuhan ito. "Wag na, ayoko niyan." At saka iniwan na lang bigla ni Stephen si Jill nang walang paalam. "Oh, sorry." Bumalik si Jill sa gazebo at muli nakipagkwentuhan sa kanyang best friend. Oras lang nakalilipas at biglang nagiging ang cellphone ni Jill. Si Rika yung tumatawag. Agad namang sinagot ni Jill ang tawag at nagulantang ito sa ibinalita ng kanyang kapatid. "Ate, si tatay." "Ha? Na paano si tatay?" "Te, nag-collab si tatay. Hindi namin alam te, nasa ospital na kami ngayon. Rek, pakausap nga kay nanay." "Anak, si tatay. Parang bibigay na ata talaga si tatay, anak." Sabi pa ni Susan sa anak. "Nay, hindi pa po. May magagawa pa ho tayo, nay." "Nak, kidney transplant na lang ang sagot. Pero wala naman tayong perang pambayad sa kidney donor, anak. Hindi natin kayang bayarin, anak." "Nay, sandala. May iko-commission ho ako ritong painting, nay. Nay, baka kaya ng TF ko dito ang transplant, nay. Huwag na muna tayong mag-give up, nay." Umiiyak si Jill sa isang sulok ng gazebo. Sinigurado niyang walang makakapansin sa kanya dahil ipagpapatuloy niya pa ang painting na pinapakomisyon ng lolo ni Steve. Hindi pwedeng maglumpasay siya doon dahil kailangan nila ng pera. She has to make sure that she keeps her composure well kasi ayaw na ayaw ni Jill yung awa. Tumawag muli ang nanay Susan ni Jill. "Anak, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba one time kinausap ako ni Madam Eden? Nagbabalak siyang ipagkasundo kayo ni Stephen at pagpakasal." "Ay, nay, hindi ho kami bagay." "Nak, kapalit nun ay pagpapagamot ang tatay mo." "Anak, hindi ko to sinasabi sa'yo dahil gusto kong..." Hindi pa man natatapos ang nanay sa kanyang sasabihin ay sumagot na agad si Jill ng, "Nay, sige." "Ha, anak? Nay, magpapakasal ako kay Stephen." "Anak." "Nay, okay lang. Sige, mag-usap po tayo mamaya." Binaba na nga ni Jill ang cellphone at tinungo si Madam Eden. "Madam Eden, pwede ho ba kita makausap sandali?" "Yes, iha. Wait, tatayo lang ako." Naglakad papalayo sa gazebo si Jill at Madam Eden para makapag-usap ng masinsinan. "Madam Eden, payag na po ako magpakasal kay Stephen kung yan po ang gusto ninyo." "Oh wait, sandali iha. Are you sure about this?" "Madam, desperada na ako para sa tatay ko. Kailangan niya huma-transplant. Nasa ospital po si tatay ngayon, madam. Hindi ko ho kakayanin kung may mangyayaring masama sa tatay ko." "Okay, I get it, iha. I know how much you love your nanay and tatay. I will arrange everything they need para sa transplant, iha." "Madam, may kontrata po ba tayong pipirmahan? Pipirmahan ko na po." "Jill, I trust your words. And I'm going to do this because
I trust who you are. I know you're capable of loving my son, Stephen. This isn't just about money, Jill. This is me trusting you. I know Stephen has been tough sa'yo, but he's a good man, Jill. I know that you will see that in him soon. Iyak na lamang ang tugon ni Jill dahil hindi na nito mapigilan ang nararamdaman. Humagulhol ito at niyakap na lamang siya ni Madam Eden. Habang kinocomfort ni Madam Eden si Jill, ay tinawagan niya na ang kaibigang may-ari ng isang sikat na hospital sa Maynila para ilipat ang tatay Rolly ni Jill. Inilipat nga agad ang tatay ni Jill bilang tugon sa tawag ni Madam Eden sa kanyang kaibigan. Ready na rin ang pambayad sa donor. Iha, don't worry. Your tatay is being taken care of properly. Magagaling na doktor ang nag-aasikaso sa kanya ngayon dun sa hospital, okay? Thank you po, madam. Matapos mag-usap ay pumasok na si Jill sa kanyang kwarto. Pumunta naman si Eden sa cabin ng kanyang busong anak na si Stephen at kinausap ito ng masinsinan. Stephen? Tawag ni Eden sa anak habang kumakatok sa pinto. Anak, are you there? I need to talk to you about something. Yes, mom? Anak, I want you to marry Jill. Jill? Yes, Jillian Marie Novena. I don't want you to ask questions now. Just accept that and marry her. Motoridad na sabi ng ginang. Natahimik naman si Stephen. I'll go ahead. We'll announce the engagement as soon as we arrive sa Manila. You make your relationship with Jill ng maayos. Susuyuin mo siya, okay? Hindi na nakapagsalita pa si Stephen. Nag-aagaw ang tuwa at inis sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. But he let his mom be at minabuti na lang niya ang tumahimik. He has to fix his composure and make up with Jill. Jill naman on the other was silent with the agreement all along. Alalang-alala pa ito sa tatay niyang nasa ospital pa. Hindi paligtas sa danger si tatay Rolly kaya balisa si Jill. At hindi halos makausap na matino. Steve doesn't annoy her because he knew everything na pinagdadaanan ni Jill. Hinayaan na lamang nitong tumahimik ang best friend. Nagpatuloy namang ganoon ang composure ni Jill dahil na rin sa gulo ng isipan nito. Stephen was silent all along that vacation dahil hindi niya rin alam how to make up with Jill. He was so guilty sa last na trato niya sa kaibigan ng kanyang kuya. Besides, kahit titig ay wala siyang nakukuha mula kay Jill. Ang awkward naman kung kakausapin niya pa ang taong umiiwas sa kanya. Natapos si Jill ang painting sa mansyon ng kanyang lolo Pasiano and she received 200,000 pesos for it. Way too big para sa nagawa niya. But Lolo Pasiano insisted na tanggapin niya ang talent fee na yon. Because Lolo P understand every artist needs money para makabili ng materials na gagamitin nila sa kanilang mga artwork. Umuwi na nga ng Maynila ang mga bisita ni Lolo Pasiano and Jill left a beautiful masterpiece sa bahay ni Lolo Pasiano. Jill painted the walls of Don Pasiano, the wall of sadness and grief. The painting mirrored the seasons in the life of Lolo Pasiano and the joy he has even as season changed. Habang nasa ere, binabasa ni Jill ang card na nasa loob ng kanyang TF. Ito ang nakalagay sa loob ng card. Jill, we can't stop the season to change. But we can always choose what we will bear within our hearts as we face sunny, cloudy, rainy, and stormy. When the season is sunny, be humble. Rejoice and thank God and be grateful. When it's cloudy, persevere. Rejoice, thank the Lord, and be grateful. When the season is rainy, stay still. Rejoice and thank God and be grateful. And lastly, when it's stormy, endure. Hope. Thank God and be grateful. Life will always throw something at us. The decision to stand and learn from everything is in your hand. I hope to see you standing in all seasons, Jill. You are appreciated. Lolo P. Naiyak na lamang ang dalaga sa nabasang note na ibinigay ni Lolo Pasiano. Indeed, in seasons of storm, you just have to endure the hardship and hope that God of the universe is holding everything in his hands. Storms fade. Chinir na lamang ni Jill ang sarili and whispered, everything will be well.
Kaya natin to, self. Pagdating sa Maynila ay dumiretso na si Jill sa ospital kung saan nilipat ang kanyang tatay Rolly. Sinalubong naman siya ng kanyang ina na makapasok ito sa kanilang kwarto. Nay, niyakap niya ng mahigpit ang nanay at hindi nagpakita ng kahinaan. Anak, salamat ha. Salamat. Salamat. Nay, chance niyo na ito na mahatid ako sa altar. Ito na marahil ang sagot ng Panginoon sa matagal mo nang inaasam na pagpapakasal ko. Anak naman, are you sure na okay ka lang? Nay, choice ko po ito, okay? Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano. At saka ano ka ba, Nay? Gwapo naman ang mamanugangin niyo. Nakuha pa nitong magbiro kahit ang totoo ay durog na durog na ang puso ni Jill na makita ang sitwasyon ng kanyang tatay Rolly. Pinunasan ni Jill ang luha ng nanay at naupo na sila sa bench na nakalaan sa mga bisita. Anak, mayroong tatlong donors na tinetest ngayon kung compatible ba kay tatay Rolly yung kidneys nila. Naku, Nay, salamat naman ho kung ganun. Ipagdasal na lang natin na mayroong magmatch kay tatay, Nay. Habang nag-uusap si Nanay Susan at Jill, ay dumating si na Madam Eden at Stephen sa kwarto ng kanyang tatay Rolly. Nagmano pa si Stephen kay Nanay Susan. Nanay din talagang tawag ni Stephen kay Susan dahil lumaki itong nagbantay rin kay Stephen nung bata pa ito. Si Nanay Susan ang nagbabantay kay Stephen kapag wala ang kanyang Mommy Eden. Hindi na mahirap para kay Nanay Susan na pakibagayan si Stephen dahil kilala niya na ang batang ito. Alam niya na mabait na bata si Stephen dahil noong maliit pa itong si Stephen ay tinutulungan niya na rin si Nanay Susan sa mga gawain sa kanilang mansyon. Tinuturuan din ni Nanay Susan si Stephen na magtrabaho ng simpleng gawain sa kanilang bahay. Nay, kamusta si Tatay Rolly? Tanong ni Stephen. Okay naman siya, iho. Medyo minamadali na yung kidney transplant niya dahil parang bibigay na din ang katawan niya, anak. Dasal lang ho tayo, Nay. Sabi naman ni Stephen. Habang nag-uusap si Madam Eden at Susan, ay umupo si Stephen sa tabi ni Jill. Tinapik lamang nito ang shoulders ni Jill bilang tanda ng pag-aalala nito sa sitwasyon ng kanyang tatay Rolly. Hindi naman umimik si Jill dahil hindi nga nito alam kung anong magiging reaksyon nito. At isa pa, marami din itong iniisip. Jill, what if dun ka nalang magtrabaho sa firm ni Stephen at Steve? Ia-assign ka nila sa media production para ng mga advertisement ng company. Pagtanong pa ni Eden kay Jill. Madam Eden. Wag na madam, mommy na lang tawag mo sa akin. Palihim na natuwa naman si Stephen sa narinig nito sa kanyang mommy Eden. A big portion in his heart is happy but also doubtful at skeptical sa sitwasyon dahil nga iniisip niya kung bakit siyang ipinagkasundo kay Jill. Eh si Steve naman kasi talagang in love kay Jill. May tinatapos pa ho kasi akong sculpture, Mommy, hindi pa ho ako pwedeng umalis eh. O siya, sige, tapusin mo na lang yung sculpture mo at lumipat ka na agad sa kumpanya natin, okay? Okay po. Jill, okay lang ba sa'yo kung next week ay gawin na natin yung engagement party ninyo? Tanong pa ulit ni Eden. Opo, Mommy. Sagot naman ni Jill. Mare, kailangan andun ka. Sambit ni Eden habang nakatingin kay Susan. Siyempre naman, Mare. Pero sana, bago pa man yun ay matapos ng kidney transplant ni pare mo. Mare, everything will be fine. Balik trabaho na rin si Jill matapos niyang bisitahin ang kanyang tatay Rolly sa ospital. Kinakailangan niyang magtrabaho para makapag-provide pa rin ito sa mga kailangan ng kanyang mga kapatid. Palabas na ng kanilang bahay si Jill matapos na kinuha ang kanyang mga gamit sa kanilang bahay, ay dediretso na sana ito sa bus station, pero pagkalabas niya ay siya namang pagdating ni Stephen. Jill, sabi ni Mommy sunduin daw kita at saka ihahatid sa Bulacan? Nauutal na sabi ni Stephen. Ito ang sinabi niya, pero actually, kagustuhan ni Stephen na sunduin si Jill at ihatid ito. At nagbabaka sakaling maayos na nila ang kanilang relasyon. Ay nako, hindi mo naman kailangang mag-abala, Stephen. Kaya ko namang mag-bus. Eh, hindi, okay lang naman, Jill. Tara na. Oo siya, sige, salamat. Tahimik pa rin ang dalawa dahil takot na si Jill na baka siya i-snub pa rin ni Stephen.
Lumipas ang ilang oras at narating na nga nila ang art gallery kung saan nagtatrabaho si Jill. Sinalubong si Jill ng isang gwapong lalaki na humawak pa sa kanyang mga braso. Nakatingin lamang si Stephen sa sasakyan pero inis na naman ang nararamdaman nito. Hindi ito nagpahalata and he even bid goodbye kay Jill. Alis na ako, Jill! Pagpapaalam pa ni Stephen. Sige, bye. Salamat. Howie, ma'am! Shh! Sino yung gwapong yun? Tanong ng kasamahan ni Jill sa trabaho na si Bernard. Ay nako, tumahimik ka na nga. Supla-suplado nun eh. Mataray naman na sagot ni Jill. Ay ma'am, shbet ko yung mga suplado. Alam mo yon, may challenge. Tugon naman ni Bernard. Ewan ko nga sa yung bakla ka. Ma'am, kwento ka naman about kay tatay. Kamusta na ba? Okay na ba? Ayun, may mga nagpa-test ng mga donor. So baka anytime pag natapos ng mga test ay matuloy na agad ang operasyon. Let's just pray for the best, ma'am. Natapos ang buong maghapon at almost 60% na si Jill sa kanyang sculpting project. Nagpaalam na rin siya sa kanyang kasama sa gallery na magre-resign na ito dahil kailangan nga rin na mas malaking sweldo para sa gamutan ng kanyang tatay Rolly. Tinanggap naman iyon ang gallery owner at pati na rin ang mga kasamahan niya sa trabaho. Nang sumapit ang gabi ay mayroong sasakyan na nasa labas ng kanilang gallery. Medyo matagal na ang pagpapark ng sasakyan doon, kaya ay na-curious na rin si Jill at ang kasamahan sa gallery. Tumunog ang cellphone ni Jill at may natanggap siyang tawa galing kay Stephen. Jill, matagal ka pa ba? Nauutal na tanong ni Stephen. Ha? Bakit? Nandito kasi ako sa labas ng gallery niyo. Baka kasi pauwi ka na. Hinatid ko si Jaja malapit lang dito eh. Baka pauwi ka na. Sabay ka? Ikaw pala yung nasa labas. Agad na in-off ni Jill ang cellphone at tinungo si Stephen sa labas ng art gallery. Steph, dito kami matutulog sa gallery eh. Hindi kami uuwi. Weekends lang kami umuuwi. Ganun ba? Sige, actually napadaan lang naman ako dito. Hinatid ko kasi si Belle. Si Belle? Di ba sabi mo kanina sa phone si Jaja? Oo, si Jaja yon. Kasi may Belle din yung pangalan nun. Halatang nagsisinungaling naman si Stephen sa kanya. Pero actually, ang totoo ay siya talagang punta ni Stephen sa Bulacan. Wala yung sinundo. Nakakahalata na si Jill sa mga asta ni Stephen pero hindi lang ito pinapansin ni Jill. Minsan ay nagro-wrongsend din ito ng messages kay Jill para makadiskarte ng kaunting conversation with her. Pero hindi naman iyon masyadong pinapansin ni Jill at binabalik lamang ang wrong messages ni Stephen. Matapos ang linggong yon ay natapos na rin ang sculpture project ni Jill. Umalis na nga ito sa gallery at lumipat na sa kumpanya ng pamilya Tolentino. Ginawa siyang head ng multimedia arts and advertisement. Pinakilala siya sa company pero kinausap ni Jill si Stephen na huwag na muna siyang ipakilala ang fiancé dahil ayaw niya ng chismis. Nagsimula nang matiwasay si Jill sa trabaho at palagi na silang nakikita ni Stephen at Steve. Pero mas pinipili ni Jill na makasama si Steve dahil ayaw nga nitong pagchismisan sila sa opisina. Naiirita rin si Stephen sa trato sa kanya ni Jill. Palagi niyang hinihindian si Stephen pag nagyayaya itong kumain and opt to be with Steve. Dahil sa cold treatment na pinapakita ni Jill kay Stephen ay nagmatigas na rin kunwari ito. Pinapakita niyang nakikipag-flirt siya sa isang kasamahan sa opisina para kunwari ipakita kay Jill na marami pa rin siyang naaakit na babae. Dumating na nga ang araw ng engagement party nila at inimbitahan nila ang kanilang mga matalik na kaibigan at ang kani-kanilang mga pamilya sa mansyon ng mga Tolentino. Nung araw na yon ay punong-puno na rin si Stephen dahil nga hindi siya pinapansin ni Jill. Habang nasa taas ay naabutan ni Stephen si Jill at Stephen na nagsiselfie. Sweet nga mag-best friend sa kanilang mga pose habang nagsiselfie. Magalang na kinausap ni Stephen si Steve. Pwede ko ba kayong istorbohin, kuya? Pwede ko po bang kausapin si Jill, kuya? Sure, Steph, of course. Pababa na muna ako. Jill, ano ba? Ano-ano ba? Bakit mo ba kasi ako sinasnob? Eh, bakit ba kasi? Ayoko kasi ng ganito. Eh, ano ba kasi yung gusto mong sabihin? Jill, gusto kita.
Naiinis ako na hindi mo malang ako pinapansin. Dikit ka ng dikit kay kuya at kung kani-kaninong lalaki, ano ka ba? Naiinis na na sabi ni Stephen. Natatawa at kinikilig sa mga sinasabi ni Stephen si Jill. Eh sinong lalaki ba kasi ang ibig mong sabihin? Fiancé na kita, Jill. Matuto ka namang ayusin ang pakikipag-usap mo sa mga lalaki. Okay, so ano ba kasi ang gusto mong gawin ko? Akin ka lang kasi. Sa akin ka lang. Hinarap ni Jill si Stephen at bigla itong hinalikan. Yan ba? Yan ba ang gusto mo? Namumungay ang mata na tanong ni Jill. Niyakap ni Stephen si Jill at idinikit ang kanyang katawan sa katawan nito. Tinitigan nito ang mga mata ni Jill at sinabing, Jill, wag mo na kasi akong isnob. Kaya naman kitang mahalin ng buong buo eh. Opo. At sinelyuhan ulit ni Jill ang nanghalik iyon. Ipinatong ni Jill ang dalawang kamay nito sa shoulders ni Stephen at inilock ito sa kanyang leeg. For the first time, Jill felt so in love and so free to express her feelings kay Stephen. At first, iniisip niyang imposible ang lahat. But she was right there in the moment. Kahit hindi pa natapos ang operation ni Tatay Rolly, she felt joy inside her. And it was an incomparable feeling of relief. Bumaba na ang dalawa galing sa second floor at maghahawak ang mga kamay. Sweet na sweet ang mga ito na nagbubulungan pa. Ipinakilala na ng kanyang mommy Eden si Jill sa mga guest nito at naging masaya ang pagtanggap ng mga guest kay Jill. Napuno ng magagandang wishes ang gabing yon. Hindi man nakadalo ang mga magulang ni Jill na kasalukuyang na-confine sa ospital, ay ando naman ang kanyang mga kapatid para sumuporta sa kanya. Pinagsayaw si Jill at Stephen sa gitna ng kanilang living room. Babe, pabulong na sabi ni Stephen kay Jill. Ayoko nga, babe. Ha? Eh anong gusto mo? Mako. Tugon naman ni Jill. Mako, ano yun? Short for mahal ko. Sagot naman ni Jill. Naku, manang na manang talaga, pati endearment. Manang ba yun? Sweet kaya yun? Sige na, mako na. Matapos ang party ay hiniling ni Stephen na magstay si Jill for the night. Natulog si Jill sa kwarto ni Stephen at sa sobrang init ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa ay hindi nila napigilan ang mga ito at hinayaan na lamang nila ang kanilang sarili na mahulog at sumabay sa init ng kanilang damdamin. Ramdam na lang excitement at true love at pinagsaluhan nila iyon ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat araw matapos ng gabing yon ay naging puno ng pagmamahalan. Naging lighter din ang mood ni Stephen sa opisina. Kahit ang kanyang pakikitungo sa mga katrabaho. Patuloy na lumago ang negosyo nila dahil sa combined efforts nilang tatlo ni na Steve. Natapos na rin ang operasyon ni Mang Rolly at sa awa ng Diyos ay naging maayos na ang lagay nito. Makalipas ang isang buwan mula ng kidney transplant ni Tatay Rolly ay nagpakasal na si Jill at Stephen at ang pangarap ni Nanay Susan na maihatid sa altar ang panganay na anak ay nangyari rin. May mga bagay na ibang ating expectations. Ibang tingin natin sa mga tao dahil sa panlabas na anyo o pakikipagtao nito. Huwag nating husgahan ang isang tao batay sa panglabas na anyo nito, kundi kilalanin natin ito at paniwalaan natin ang kabutihang loob ng bawat isa. Pagtrenato natin ang maayos ang kahit na sino, babalik rin ang ating mga tinanim sa kanilang buhay. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!